Wanted sa radyo. So magandang hapon po mga kapatid and welcome po sa Maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapiat ngayon po ay November 24, 2023. Ako po si Shari Roman at babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon at mabuhay po Idol Rafi Tulfo. Magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. May mga Pilipino, different time zones, different countries. Kaya sumasaludo po ako sa mga OFWs natin and of course sa ating mga manggagawang Pinoy. Ano meron, Shari? Okay, Idol Rafi, I think makakakuha po tayo, makakausap po natin si Undersecretary Ed De Vega. Ito po ay may kaugnayan po dito po sa sinasabing 17 Pinoy po, Pilipino, mga seafarers po na kabilang po sa hostages po ng rebeldeng Houthis sa Red Sea, Idol Rafi. Okay, kukuha tayo ng pinakalatest, ano na nangyari, and meron ba tayong balita kung nasaan sila and ano yung ginagawa nating pamalaan, especially nating DFA. Nasa linya telepono si Yusek Ed De Vega. Gusto ko rin makausap, Odette, yung ating mga taga DMW, Department of Migrant Workers, and of course yung ating mga taga OWA. Alright. Sige. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Ed De Vega. Magandang hapon. Always a pleasure, Senator. Hapon. Magandang hapon. Okay. Sir, ano pong pinaka-latest doon po sa 17 na mga seafarers natin na kasama sa na-hostage ng Houthi rebels? Well, pinaka-latest, no, kinakausap natin lahat ng mga pamahalan na maaaring makatulong at International Red Cross. Yung mga embahada sa Saudi na mga bansa na lahat na yung mga citizen na naging DM din, kasama na yung halimbawa Bulgaria, Romania, Mexico, nagigipag-meeting-meeting din kung anong magagawa. No? So, this is diplomatic representation, pati yung Japan, gumagawa niya. So, maaari ko po masabi, Senator, na lahat ginagawa para sa madaling panahon na magkaroon na ng release. Sana bago mag-Disyembre. Okay. Yung mga hostage takers, Yusek, sila ho ba ay nakapadala na ng pasabi kung ano yung pinakapakay nila sa pang-hostage na ito, sir? Hindi sila humingi ng ransom po, Senator. Ang gusto lang nila, political message na yung ayaw nila yung nangyayari sa Gaza. At saka gusto nila, siyempre, mapansin sila kasi rebelde sila na sila dapat daw yung pamahalan sa Yemen. So, ang punto, this is a political thing. Ngayon, sa palagay namin, dahil meron ng konting solution dun sa Gaza, baring magiging mas malabig na yung ano nila, yung ulo nila at pati yung puso at mapakawala na. Kasi sinabi naman nila wala silang intensyon na manakit ng mga hostage. Okay, yan ay good news kahit papaano. So, galing sa kanila yon, sinabi nila na wala silang intensyon na saktan ang kanilang hostages. Tama po? Yes, tama po. Sinabi pa nga nila, you are our guest, sabi sa mga crewmen. Okay, they're just sending a political message. Yung pakayata, tama? Mukhang ganun kasi hindi naman humingi ng pera kaya yun ang situation ngayon at saka kaya pwede tayo maging optimistic na mapapakulang na rin yan. Pero importante na maging successful itong truce na kaumpisa pa lang sa Gaza. Okay. Kung totoo yung sinasabi nila na wala silang intensyon na manakit sa kanilang hostages, bakit hindi sila magpakita ng proof of life? O at least man lang, isa o ilan sa mga hostages magsalita, ipakita nila na magsasabi na okay kami rito, maayos ang trato sa amin, walang nasasaktan dito, etc. Siguro, mas mabuti kung yung kapitan ng barko ay magsalita on behalf of everybody sa mga hostages. Tama po, no? So, ang nagigipag-unahin din, yung manning agency na kausap ng DMW, no? In fact, meron kami balita, galing DMW, isa pa nga sa tripulante, nakausap pa yung pamilya na kausap niya. So, yan ang isang sign na nasa mabuti ka ganyan sila. Pero tama po yung sinabi niyo. So, ipapabot natin yan. Tingnan natin kung through our intermediaries, no? Kung talagang mahusay. Pero ito lang yung record, no? Every time nanguhuli sila ng mga crewmen, there were two previous times na may hinuli sila. Pinapakawalan nila eh.
Okay. Pinapakawa na nila. So, ito lang yung first time na marami, 17, kasi, well, 17, karamihan ng mga nasa crew, sa tripulasyon, mga ano mga Pilipino. So, nagkataon na gano'n. Okay, so ibig sabihin, pang ilang beses na ito at yung mga previous incident na sila yung hostage, pinapakawalan din. Ano po yung mga reason ng mga nakaraan bakit ho sila ng hostage? The same ba? Political message din? Ang gusto political message, pero political message. Ngayon, kung meron man kwarta, hindi tayo nagbabayad ng ransom, no? Okay. Pero usually yung mga ship, meron silang pera para sa mga ganyan. Meron silang insurance sa mga ganyan. Pero ngayon, malinaw na hindi sila umingi ng... at least hindi sa ating pamahalaan, maaaring sa mining company, maaaring sa factor, pero sa atin wala silang iniinging ransom. Okay, you did mention nga po yung political message. Yung barko ho ay pag-aari ng isang Israeli, tama? Okay, tutun po yung Israel dyan, sabi na hindi na totoo, pero ang ayon sa shipping industry, alam naman ng mga shipping industry kung sino usually may-ari ng yung may-ari ng mga papor. Maaring naka-register dito, naka-register dyan. Pero yung owner, yung individual ship owner, maaring ibang nationality. So, hindi maaring Israeli, although sabi ng Israel, hindi raw totoo. Pero, syempre, binababala pa rin ng Houthi rebels kung sino man may papor na may-aring Israeli, wag na dumaan doon. Okay. Yung pong Red Cross ay nagkikipag-ugnayan na po sa mga rebuilding ito. Yung Red Cross ba, nagbigyan na ng statement kung kumusta na po yung ginagawa nilang pakikipagtulungan dito sa mga hostages? Yung kanilang mga ginagawang aksyon, meron na hubang resulta? Wala po kasi confidential, pero parang ang tingin namin, ayon sa usapan sa Red Cross, magkakaroon ng magandang solusyon to, ng mabuting solusyon. Very good. Kasi parang may kumpiyansa yung Red Cross na malulutas to. I would presume yung kanilang mga cellphones ay kinumpis ka. Kasi kung meron kasing mga cellphones, itong mga hostages, at least man lang, isa o ilan sa kanila ay nakapag-text na o nakipag-chat na sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Opo, may isa nga naka-chat. Isa naka-chat. No, maaaring yung tanong kay Katbak. Pero, ang nangyari, first day pa lang yun ng pag-hostage. Ngayon, baka unang araw pa lang. Hindi natin masabi kung kamusta na ngayon. So, pero ganun pa man, tulad na sabi ko, ang gusto pa rin natin, timeline pa rin natin bago mag December. At certainly, kung kumagal man, dapat before Christmas nasa Pilipinas na mga yan. Okay. Wala akong nakakalam kung nasaan itong barko ngayon. Saan nakadaong? Nasa isang lugar sa Yemen. Sa Yemen. Na-track daw na po. Alam ng mga money agency andun daw eh. So, yan ang masabi ko. Okay, so yung AIS nito ay naka-on pa, hindi pinatay. Kasi yun ang tracker eh. Maari po. Okay. Or maaring sinabi rin ng ng Houthi rebels sa agency. Hindi, kasi hindi sila nagkikipag-ugnayan officially no sa... governments, no? I think the Japanese kumakausto na pero through the company also. So, yun ang nakakalaman. So, yes. So, kasi po, kung talagang baka rumor lang yan kung saan sila. Kasi kung alam eh, di sinubukan na siguro ng world community na pumunta doon, no? Para i-rescue sila. Pero, ang tingin pa rin namin, Senator, madadaan to sa negotiations. Dahil nakuha na nila yung gusto nila, which is attention. Okay. Alright. Sana po, huwag humingi ng pera. Kung talagang totoo, politika lang ito, huwag humingi ng pera. Dahil kapag humingi ng pera at pagkalaki-laki ang pera hinihingi nila, mapapatagal lalo dahil it will go back. Maari po. Pero, makakaroon ng tawaran, etc. Opo. Ngayon, yung OWA, so DMW, kaugnay, nakikipag-usap sa family sila para, syempre, yung tukos sa assistance. No? Pero tukos sa pera, hindi naman tayo nagbabayad ng ransom. Correct. Pero, correct. Ang pagkaintindi namin, lahat ng barko, lahat ng mga mayayaman na barko, meron silang pondo, meron silang insurance para dyan eh. Yes. Para magbayad ng ransom. Yung mga mayari ng barko, tama kayo, may mga insurance yan. At sila, usually nakipag-negotiate sila sa mga ganong klaseng mga rebelde para mapakawalan na yung kanilang barko at yung mga tripulante. On the other hand, walang bansa ang magipag-negotiate dito sa mga hostage takers. That I know for a fact.
Kaya sabi ko, eh, sana wag na huming ng pera para mas mapabilis na agad mapakawalan ng mga hostages. Now, Yuzek, wala ho ba tayong idea kung hanggang kailan ito matatapos? Wala tayong idea kasi ang kanilang outward na sinasabi is we will not end until the Israelis end their occupation. Ganun. Siyempre, sasabihin nila kasi grupo sila. Siyempre, kailangan dramatic ang statement. Pero ang sa aming pananaw, sa akin mismo, Senador, yes, sir. I think hindi nila hawakin na matagal yan. Kasi kung matagal masyado, halimbawa 1 month na, sasama naman yung reputation nila. Eh, gusto nila kasi ma-recognize sila at yung kanilang ano, yung kanilang patakaran na pro-Islamic Brotherhood, anti-Israel, mga ganyan, no? Bibigyan natin at least, tingnan natin, ay kung sa isang linggo, hindi pa sila nagre-release ng mga hostages, ay baka pera nang hiningi nila. So, tingnan natin. Pero, I think there's a chance, a good chance next week nakalaya naman yan. Okay. Ano po yung ginagawa ng Yemeni government so far dito sa hostage taking na ito? Quiet lang ginagawa nila. So, tahimik lang sila tungkol dito. At saka kinundena nila. Yun ang ginawa nila. Gumawa sila ng official condemnation ng event ng action na to. Pero, kung ano man ang action ginagawa nila official na para i-rescue, hindi nila pinapaabot sa atin. Siguro quiet diplomacy rin ginagawa nila, no? Wala tayong embassy sa Sana'a, wala silang embassy dito. So, ang kabil natin, mga kapitbahay na bansa, tulad ng Qatar, ayan, Saudi, ganyan. So, yun nga, kinukundena nila. Oh, okay. Ito, so, may gagawin sila tungkol dito kasi hindi rin maganda sa reputation nila yun. Ayun, okay, sige. Just keep us updated po, Yuzek De Vega, from time to time, kami po itatawag sa inyo para kumuha ng update. Yung po mga family nito mga seafarers natin, sila po ay nakausap na ng ating mga taga-DFA, OWA at saka DMW para magbigay ng day-to-day updates? Opo, at saka yung, syempre lahat na mabahala, pero syempre at least may nag-handle sa kanila. Alam mo naman, Senator, may track record na kami at gagawin natin ang paraan. Thank you for your support, ha? Senator. Oh, yes, sir. We will do it. Thank you, sir. Thank you. Sa mabuhay. Mabuhay. Last na lamang po pala, sir. Okay, meron kasi ito. Si Marlene Julian, okay, nag-text siya. Sabi niya, di ba usually may escort ang mga barko? Not always may escort. Yung may escort ng barko, ito yung sa mga ano, yung talagang ano, yung, dati may ganun sa Somalia, yung mga ganyan. Pero ngayon, hindi naman militarist yan eh. Kasi, so, meron kasi din ako napapalo sa YouTube na meron 3-4 yung mga contractor kung tawagin, ito yung mga ex-military, may mga high-powered long firearms at nakikipagbakbakan sa mga gusto mga hostage. Pero ito mga naka-speedboat, binabakbakan yung mga naka-speedboat na gusto umakit ng barko. So, dapat ganun din dito, pero yung record lang na nakuha namin, basta napasukan. So baka, that is something else for the international maritime industry to consider. By the way, meron tayong di ba, pinaglalaban din yung Magna Carta po si Perez. Dapat may kasama tayong mga protection laban sa mga ganyan. So ganun po kasi nagtataka rin kami, bakit basta-basta nakuha. So sa, na-overpower sila. So ganun po, dapat may escort, pero yun, hindi nagtagumpay. Okay, sige po. Maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin, Yuzek Ed De Vega, Undersecretary of Foreign Affairs ng DFA. Magandang hapon. Mabuhay, Senator, always. Yes, sir. Thank you. Okay. Ayan po, ang pinakalatest at ang pinakamaganda rin na narinig ko sa mga sinabi ni Yuzek De Vega, and nag-promise daw po or nagbigay ng commitment, if you can call that commitment, from the rebels, Houthi rebels na hindi nila sasaktan ang mga hostages. Ay ang ginagawa nila ngayon ay parang nagpapakita lang ng nagsesend ng political message. At sana hanggang doon lang talaga. Okay? And let's pray po, pagdasal po natin ang ating mga kababayan na makauwi sila ng safe at wala pong nangyari sa kanila. And another good news,
yung sa sinabi ni Yusek De Vega na marami na pala silang ginawang ganitong klaseng pang-hostage. And doon sa dalawa, pangatlo na raw ito eh, wala raw sinaktan. So maganda yung pattern. So dito sa pangatlo, wala rin masasaktan. Kung titingnan mo yung pattern 1 and 2. Pero still, eh, dapat kasama po sa pagdasal natin para lahat sila eh, makauwi na matiwasay. Safe. Okay. So ayun mga kapatid, at muli po ang aming po, yung detalye po niyan, ay kung gusto niyo po na updated po kayo, nandun po sa official Facebook page po ni Senator Raffy Tulfo. Ito po ay may 21 million followers. So pwede na rin po kayo follow niyo po yung Facebook page po ni Senator Raffy Tulfo, at nandun po ang detalye. Naka-upload po doon. Okay. Ito po, Idol Raffy, si Nanay. Si alias Nanay, at nire-reklamo po yung nag-post sa kanyang anak sa social media. Na pinapahiya. Na pinapahiya po. Okay. 4 years old na bata, pinapahiya. 4 years old po ito, November 17, alas 7 po sa may Santa Lucia Mall sa Kainta. Nakausap ko si Odette kanina, at napakarami raw na nagtag sa atin, at nirequest na action na natin to. Libo na nagtatag sa atin, and then yung mother ay nakipag-ugnayan na sa atin. At nakita ko yung video. Opo. Talagang... Hindi po na-blur yung mukha ng bata. Oo, so, pamamahiya talaga dun sa bata. Opo. Parang sinasadya na pahiyain. Mm-hmm. Akala nung nag-post ng video, eh sikat na siya dun at maganda yon. Parang nagpa-prank siya. Pero hindi. It's not a, it's a very bad, bad prank. Opo. Kung yun ang gusto niyang palabasin. Opo. O joke. Napakasakit nun. Okay, okay. Lalo pat batang involved. Meron tayong video bago natin kausapin si Nanay, Idol Raffy, at mga kapatid, panoorin niyo po. Ice cream! Uy, hindi na makita anak ka. Siya mo rin? Kapili ka sa mama mo. Oh. Bigga binigyan ng ice cream sa mall. Why don't you think? Bigyan kita ice cream. Bahala sa'yo. Gusto mo? Ay, yung bata na pinahiya. Sabi mo, thank you. Ben. Sino pinisa niya ng ice cream? Sabi mo, thank you. Sabi niya. Thank you. May ice cream na ako. Oh, thank you, okay. Hot guy. Nakabawi din naman pala. Abay. Abay ka na, abay. Parang pinatakam. Opo. Nasa linya na natin, Idol Raffy, si Nanay. Nay, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol Raffy. Nung nakita ko nga po yung video, uminit po ang ulo ko. Kawawa naman yung bata at pinahiya. Trauma yun sa bata. Okay, nakausap niyo na po yung may kagagawan, yung nag-post ng video? Hindi pa po. Ah, hindi po na ipag-ugnayan sa inyo? Hindi pa. Okay. Ano yun? Meron siyang kasamang anak din niya, hindi niyo kakilala yon. Hindi po namin sila personal na kilala. Nakasabay lang po namin sila sa playground. Private playground po to, yung binabayaran per hour. Okay, alright. Ito po, Naya, si Nico Meneses. Ito yung nag-post ng video. Ito ba? Opo, siya po yan, Sir Raffy. Okay. Sige, kausapin natin si Nico Meneses. Nico, magandang hapon. Ay, magandang hapon po, Sir Raffy. Okay, sa kabilang ninyo po, yung nanay po ng bata na napahiya po at pinost nyo pa po sa social media yung pagpapahiya. Bakit nyo po ginawa yon, Sir Nico? Mm-hmm. Sige, Sir Raffy, ang sa akin lang naman po, first time ko po actually maglalabas ng statement about po dito sa nang viral na video. Opo. So, ang sa akin naman po dyan, it was never my intention na mapahiya po yung bata. Kung mapapansin nyo po, in-upload ko po siya sa social media platform ko na TikTok, which has less than 100 followers. So kung intention ko man po siya mag-viral, sana po sa ibang social media ko sana, including Facebook, kung saan mas marami yung followers ko or friends. Pero ang main intention ko lang po talaga doon, karahin ko lang doon nung binidyoan ko yung anak ko, at yung asawa ko lang ang nandun po sa loob ng playground. So talagang in-upload ko siya with the status of kanino bang anak to, dahil lumapit nga po sa akin at wala po siyang kasama magulang doon. Pero dapat sir, hindi mo na pinost kasi minor yun eh. Mm. Diba? Yung mukha ng bata, pinost mo doon na pinapahiya mo. Yun yung masakit doon po sir eh. Mm.
Pero sir, yes po, hindi ko po talaga intention na pahiyain dahil wala naman po akong sinabing anything na ano. I admit na yung tone ko was medyo off. Pero wala po akong intention talagang pahiyain. Ah, sige, sandali lang po sir. Nay? Yes po. Gusto niyo pong kausapin si Sir Nico, ma'am? Hindi po. Ano niyo po siyang kausapin? Hindi po. Okay. Ano po yung naramdaman niyo ngayon, Nay, at ano pong plano ninyo? Sa totoo lang po na first time po narinig yung kung siya man yun, talagang nakakapanghina po. Yung medyo natutuliro po ako ngayon eh. Sa totoo lang, kahit na ilang araw ko na sinusubukan na magpakatatag at magpakakalma dahil kailangan po ng mga ako eh. Pero ngayon, naku, buti na nga lang tumabi muna ako eh kasi talagang yung nararamdaman ko eh, hindi ko makapaliwanag. Okay. Sir Nico? Yes, po. Wala ko kayong balak na mag-reach out kay nanay at apologize? Yes po, actually Sir Rafi, meron po akong mga pwedeng pakit ng proof na I was reaching out. Even ang pinakalas ko po is yesterday, kahapon lang, na gusto ko po sana makausap yung side nila. Siyempre, gusto ko po mag-sorry mismo sa family, not sa public, kung sa mga na-offend man siya. Dito ko po sana gusto mag-sorry. Pero okay. I was reaching out po since yesterday pa, tsaka sa mga nakaraang pang-araw. Wala naman pong bumabalik sa amin. Eh baka po din, ngayon po, baka gusto niyo pong kausapin, although ayaw po kayong kausapin, pero why don't you try at mapaliwanag po kayo kay nanay. Huwag niyo sabihin yung pangalan, nanay lang po yung alias na natin ibigay sa kanya. Go ahead yes, po sir. Yes po. Sige sir. So kay mami po, ma'am, pasensya na po kayo. It was never again may intention na mapahiya po yung anak niyo dahil ako rin naman po may mga anak. Anong masasabi mo sa mga comments mo, pre? Kung hindi may intention, anong masasabi mo sa mga kinomments mo? Malabo po yung ano. Sorry. Anong masasabi mo? Okay. Ano na po yung masasabi mo dun sa mga kinoment mo? Meron ba kayong binigay na comment dun sa inyong post? Ay, well, sa post ko po, may mga comments po ako dun na hindi po siya directly dun sa bata. Wala po akong any harsh or negative comments sa family or sa bata. Ano po sinabi niyo dun sa mga comments niyo po, sir? May mga nireplyan lang po ako ng mga jokes po ng mga nagko-comment. Na hindi ko naman na rin po ma-recall as of now. Wala naman po sa harap ko, hindi ko po ma-ano talaga. Yes po. Opo, actually may isa pa nga po kayong comment na parang pinatulan niyo po yung isang netizen doon na sinabihan niyo po na kahit sa tulfo pa po magsumbong. Yes. Opo, ito na po yan. Para ang gusto kasi nung isang nagko-comment is mag-sorry ka. Kaya lang ang ni-reply niyo po is parang kahit sa tulfo pa magsumbong. So, yun po yung isa sa mga comment na nakita natin, sir. Yes po. Ang sinabi ko kahit kay Rafi, kahit kay Sir Rafi tulfo pa po dahil sa dami rin po ng may message sa akin since noong nakaraan pa na gusto kong interview. Dito lang po talaga lumapit. At okay. Alam po dito lang din naman ako makakapagsabi ng side ko at makahumingi ng pasensya rin po sa side ng family. Opo. Sandila po, sir. At yan natin. Attorney Garrett, magandang hapon. Magandang hapon po. Alam mo na itong pinag-usapan, ano? Yes, sir. Actually, bata. Napanood ko rin po yung video before the case set. Opo. So, anong reaction mo? May kaso ba dito kung gugustuhin ng mother na magsampa ng kaso? Yun po ang ano dito, Sen, mahirap dito, no? Possibly may kaso po talaga dito dahil dun po sa ating RA 7610, it's worded in such a way na intent does not matter po eh. Any person who shall commit any other acts of child abuse, if I can remember it correctly, cruelty or exploitation na prejudicial po sa pagpapalaki ng bata. Dito po kasi pwede natin sabihin na exploitative po to. Dahil nga po pinost niya doon sa kanyang TikTok account, he exploited the child for views. And then, what we have to prove para lang po may kaso tayo is whether or not it is prejudicial to the upbringing of the child. Ayun. So, kapag there's a psychological analysis po of the child and dahil po doon sa kumalat na video, she's getting bullied, siya ay hindi na makalabas ng bahay, ganun po. There's a possibility po talaga that RA 7610 Section 10A would apply here. Okay. Okay. Sandali lang, Attorney Garrett. Sir Nico, yes, na-down nyo na ba yung video na yan? Ano po? Na-down nyo na po? Na-delete nyo na yung video? Yes, sir. Na-down ko na po siya. Okay. Tapos, sir, i-explain ko lang din po yung side ko.
para ma-clear out lang din po. Hindi po, never po na-monetize yung account ko. So yung mga allegations po nila na kung bakit hindi po siya na-take down agad, advice lang naman po siya ng lawyer ko. Pero never po na-monetize yung account ko. Okay. Balikan natin ulit si nanay, kasi naputo siya kanina, may sinasabi. Nay! Ma'am! Sir Rafi! Go ahead po. Pasensya na. Kasi alam niyo po, ito ay ilang araw nang nangyayari. November 20 ng umaga pa lang to eh. At hindi po kami malayo kung saan sila nakatira. Kilala rin po kami dahil meron din po kaming tindahan. Customer din namin sila dati. Kaya po yung sinasabi niya na nag-reach out, hindi po yan totoo. At talagang yung at ilang araw na namin itong hinuhold, nagpapakatatag kami. Pero yun nga po, pasensya na kung hindi namin maano yung damdamin namin ngayon, ha? Lalo na na ang bata-bata ng anak namin involved, sana kami na lang. Okay, naintindihan ko po yun, Nay. Ayan o, Sir Nico, customer ka pala sa tindahan ni na ma'am. Kung yung sinasabi mo, nag-reach out ka, kung gustuin mo, you could have at least visited yung tindahan nila ma'am at doon ka ng paliwanag. Mas maganda ang dating noon, para bang nagsisisi ka, may remorse. Tapos, di ba, makiusap pa na maayos. Kaso, hindi. Nung binasa nila yung mga comments, parang arrogante para po ang dating nyo. Ayon po sa ilang mga netizens, parang arrogante para po kayo doon. Yes, sir. Ito po naman ang sa akin. Nag-reach out po ako via messenger at hindi naman po directly sa account nila. Ngayon, syempre, nag-consult din naman po ako sa lawyer ko. Hindi rin naman po ako ganun kadali, syempre, makalabas din. Dahil nauna na po yung mga pambabash din sa akin. Marami naman po threats na dumating na rin sa akin. I think mas marami na po talaga sa amin. Lalo sa side ng family namin. So, hindi na po kami talaga parang kaya na dumiretso pa sa kanila dahil hindi naman po kami, hindi naman namin alam kung ano pa po pwede mangyari. So, naghahanap talaga kami ng tao na pwede makausap through sa kanila. Even yung kapatid po ng wife ko, siya na po inutusan ko na pwedeng kausapin yung mga anak nila dahil wala nga po akong direct contact. Ang nangyayari naman po parang through messenger tapos hindi naman na po nagre-reply. So, in-unsend din po lahat ng messages nila. Yun naman po ang proof ko talaga na gusto ko silang makausap. Nandun din sa message ko na gusto ko silang directly makausap at makahingi po ng pasensya. Okay. So, ma'am. Yes po. Nay, okay. Gusto na po humingi ng pasensya sa inyo. Usapin na lang po. Mag-usap na lang po yung mga abogado namin. Oh, okay. So, meron po kayong balak na magsampa ng kaso, pag abogado to abogado, ibig sabihin, ikukorte na lamang to. So, ito po ay lesson learned para sa ating lahat. Huwag kayo basta-basta mag-post ng video, pag-isipan nyo na mabuti, kasi bawat action ninyo na hindi maganda o meron kayong binaviolate, somebody has been violated his or her rights, may katapat yan na demanda na huli ng pagsisisi. So kung sakali man, ma'am at Nico, kayo magkaayos sa korte, then yung judge na lang makapagsasabi kung anong klaseng magiging resulta. Yes, sir. Nung kasong ito. Meron ka ng abogado, Sir Nico? Yes, sir. At kayo rin po, ma'am, Nay, meron din kay abogado? Opo. Okay. Sige po, hindi lang po namin kayo pipilitin, ma'am. Kung ayaw niyo po makipag-ayos, karapatan niyo po yan, ma'am. At kumusta naman po yung anak niyo po, ma'am, Nay? Minamahal po namin at inaalagaan. Okay. So okay naman po siya. Okay na po siya. Kasi nakita ko rin doon sa video, at least binigyan siya ng ice cream. Sino po nagbigay ng ice cream, ma'am? Anak ko po yun. Sino po ba makakapagsabi kung ang bata ay okay o hindi? Di ba po? Opo, ma'am. Kaya na, siguro, pa-check nyo rin po yung inyong anak. Baka nga po meron na dinaranas siya na trauma dahil doon sa kahiyan na inabot niya. Masakit yung para sa isang bata na pagsasabihan ng ganon at lalo pa naka-video. So,
ang makapagsasabi po talaga kung meron pong trauma ang bata o wala ay yung pong mga eksperto, yung pong mga child psychologist, yung mga doktor, ano po. Pina-check niyo na po siya? Pinonsulta niyo na po siya sa espesyalista, nay, ma'am? Ayoko na po magsalita pa ng kahit na anong bagay na maaring maka-apekto dito sa aming kaso. Opo, opo. Naunawaan ko po. Sige po, yun na lamang po. Ma'am, maraming maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, ma'am, nay. Salamat din po. Magandang hapon po, madam. At Mr. Nico Meneses, salamat yes, po sir. Sa time na binigyan nyo sa amin. Salamat din po, salamat din po. Magandang hapon po. Magandang hapon po, salamat po. Okay, Atty. Garrett, maraming salamat. Yes po, thank you din po, Senator. Ending ay magkakaroon ng kaso. Lesson learned to. Para sa lahat, huwag na huwag kayong basta-basta maggumawa ng content at ipopost sa social media na later on ay kayo pwedeng makasuhan. Tulad yan. So, magsasampa ng kaso si ma'am. Opo. Sabi niya, abogado to abogado equals to kasuhan na yan. Okay? Sige. News break muna tayo. Okay, Idol Rafi at mga kapatid, magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. At ang oras po natin ay hitid po sa atin ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa and pagoda air freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. And Sansong Plus Herbal Capsule Gold na mabibili po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. And mga kapatid, ito na po yung pinaka-inaabangan po natin na Paskong panalo ng Clean Fuel. Gas up worth 1,000 pesos po of fuel products, single or accumulated receipt, and get a chance to win a brand new Toyota Race and Vespa motorcycle and 1 year free fuel supply and many more. At mga kapatid, sa kada karga po natin tuwing Sunday sa simula po ng promo, may Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na po kayo ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po natin ay siguradong panalo ka. Pagbabalik po ang Wanted sa radyo, dyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang Family Rubbing Alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Vroom! 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 Does your diesel engine sound like it needs a refresh? Restore it like new with Petron Turbo Diesel. With Turbo Plus, that turbo cleans from fuel tank to combustion chamber. It also has turbo power and turbo mileage that gives you more value from every full tank compared to regular diesels. Restore your engine like new with Petron Turbo Diesel. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo
kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City, 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 2:39 ng hapon at kumuha lang po tayo ng update kaugnay po sa minsan pong lumapit sa atin at may YouTube title po na pamilyang nakasakay sa tricycle inararo ng Ford Raptor. At meron tayong flashback video, panoorin niyo po. Lasing daw po ma'am yung driver. Opo, lasing nga daw po yung driver, sabi po din sa report po ng police. Yung pong suspect. Okay. So, drunk driving to nangyari at tinawagan natin yung LTO noon. Opo. At sabi natin bilisan yung pagka-cancel, pagre-revoke ng lisensya. Ito na po, bumalik na yung LTO sa atin. Pirmado na in all. In order na yung revocation ng lisensya. Opo. Nitong nakasagasa engineer Aliza May Abitria. However, napansin ko, revoke for a period of 3 years. Expiry date February 2026. So, revoke ang license niya. Now, 23, 4, 5, 6, 7, 4 years. 4 years po, Sir Raffy. Bakit hindi perpetual? Yun yung gusto ko malaman. Dapat, perpetual, ibig sabihin, forever, revoke na yung license niya at hindi na siya pwedeng kumuha ng lisensya. Dahil nakapatay siya, limang kanyang pinatay. Kausapin natin si Attorney Vigor Mendoza, the second ASEC ng LTO. Attorney Vigor, magandang hapon. And Attorney, good afternoon po. Okay. Ito nga po yung medyo concern ko rito. Opo. Bakit po 4 years lang yung revocation? After 4 years, pwede na ulit siya mag-apply at pwede siya ma-issue ulit ng lisensya at magbabayad lamang siya ng 2,000 pesos for the first Opo. Offense. So, Opo. Kailangan pa pala ng second offense bago siya parang sa second offense mo, kung sakali man ikaw ay makasagas at makapatay ulit, saka na namin i-revoke total yung license mo perpetual. Parang ganun pong dating sa akin.
Ang aming problema po kasi, Senator, yung amendment po ng Republic Act 4136 clearly spells out a penalty in case of death or injury is involved. Ang nakasaad po dun sa amendatory law, 4 years suspension. Yan nga ang aming panukala na gawing lifetime. No? We will be given that discretion, no, to revoke the license lifetime. May amendatory, yung amendatory law po limits our discretion to 4 years po. Okay, so meron po kayong sinusunod na batas, and I understand po. Dapat kung ano nakasal sa batas, talagang sinusunod. So therefore, kung akong tatanungin, yung tanggapan ko po ay gagawa ng hakbang para ma-amend itong batas na ito. Dapat perpetual. Opo, we will work with you, Senator, para mapabilis natin yung iba. Dahil kita mo naman namin yung dapat lang i-amendahan pa at lakihan pa ko yung penalty. Correct, correct. Now, ang tanong ko, kasi yung kaso ay gumugulong pa rin, di ho ba? Opo. Nakapagpiansa po siya at napakamurang piyansa niya, 120,000 lang ata. Tama, kung hindi ako nagkakamali. At lima yung kanyang pinatay. Opo. Kung siya po ay nagpumilit, kunyari lasing, malakas ang loob ulit, at mapara siya dyan sa kalye na nagmamaneho kahit na-revoke yung kanyang license, ano po maging aksyon ng mga traffic enforcer na makahuli sa kanya? Ako, ang aming naman yung impounding po yung sasakyan po niya, pwede na po namin impound po yan, no? Impound sasakyan? How about her? Siya po? Opo. Ano eh, ang amin po, our administrative fines have been exhausted po yan. Pero malalagay po sa record yan, no? Pag nag-apply siya ulit, hindi naman automatic pa nag-apply ka, approve ka agad eh. Okay, tawagan nyo nga si Attorney Garrett. Wala ho ba sa batas natin ngayon na kapag yung na-revoke na yung license mo, na wala ka ng karapatan dapat mag-drive at nagpumilit ka mag-drive ulit, bukod sa impound, dapat makulong? Oo. Iba naman po yun, yung sa criminal liability, yun po ginagawa namin ngayon for violation of any law, of any provision in the 4136, may criminal, may penal cost naman po yan, we can file a criminal action already. Nang ibig sabihin, sir, dapat right there and then, inquest siya. Kung wala tayong ganun batas, magpapasa po ako ng batas na ganun. Kasi tulad nga ito, nakapatay po siya dahil sa kanyang pagiging lasing, nagmamaneho. Paano kung tomorrow, kahit na meron ng revocation sa kanyang license, tomorrow, nagmaneho lang siya, lasing, at meron naman ulit na sagasaan. So dapat, opo, kapag nakita siya nagmamaneho sa kalye, agad-agad, kulong siya at impound yung kasakyan. Yan po ang ginagawa ko namin ngayon, kasi kung na-exhaust na yung administrative fine, administrative penalty, yung criminal liability provided for by Republic Act 4136, yung penal provision po doon. Okay. Yun po, pwede na magsampa diretso ko sa ating hukuman na po yun. Okay, sandal po Attorney Asek. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Okay, gusto ko amendan itong batas natin na kapag na-revoke ang license mo, meron ka pang another 4 years mag-antay para makapag-apply ka ulit. And then, kapag nahuli ka, nagda-drive, kahit na-revoke ang license mo, okay lang at kumpiskay na yung lisensya mo, pero sasampang ka ng kaso. Ang gusto ko sana mangyari, right there and then, ikulong ka driving without license. Dahil revoke na yung license mo, bakit ka pa magmaneho? Sa present law ata natin, walang ganon. So can we amend this law? As far as the law can go, Senator, wala po tayong automatic conviction. Kailangan na rin po talaga dumaan sa court in order for an arrest to happen. Magiging unconstitutional po yung law natin if we amend it na kapag if you're driving without the license, automatically you're convicted of crime. However, if we criminalize po yung driving after you get convicted of the offense, pwede ka pong i-arrest without warrant to be brought before inquest, Senator. Okay, ang point ko kasi dito, yes po, na-revoke yung license niya dahil nakapatay siya. Iba yung na-revoke ang license mo kasi nasangkot ka sa road rage o meron ka pang ginawa kung ano-anong kabalastugan sa kalye. Pero yung bang na-revoke ang license mo dahil lasing ka at meron ka mga napatay, and then nagpupumilit ka ulit mag-drive at nahuli kang lasing na naman, then yun ang ibig sabihin, dapat right there and there, i-inquest siya. Yes po, yes. Tama po yan, Senator. So we can come up with a law, an amendment to that
present law na para ganun parusa doon sa mga na-revoke ang license dahil ikaw ay drunk driver at that time at meron kang mga napatay. So therefore, kapag nahuli ka for the second time, kahit wala ka ng lisensya, revoke na, nagda-drive ka, lasing na naman, dapat inquest. Wala na maraming salita. Bukod sa impound sticker. Yes, how's that? Pwede po yan, Sen, if we can criminalize po the driving without the license. Pwede po siyang arestuhin without a warrant. Ang tawag po doon yung in flagrante delicto arrest. At siya po idadalihin before the prosecutor for inquest proceedings. Yeah. Ang ibig sabihin, yan siguro, gagawin natin. Doon lamang sa mga na-revoke ang license dahil sila ay lasing at minapatay. Yun yung gusto ko lang. Yung parting yun lang. Doon sa mga na-revoke dahil siguro nag-road rage o may ginawang ibang bagay na dahilan para ma-revoke yung kanyang lisensya, well, pwede siya siguro bigyan ng second chance. 4 years. Another after 4 years. Pero kung lasing at nakapatay, wala nang chance siya. Dapat perpetual. Tama? Yes po. Tama po, sir. Is there something that we can amend sa batas natin? We are actually already reviewing, Senator, yung ating land transportation code, pati yung drunk and drug driving act po natin to actually increase the penalty. Kasi ngayon po, under our drunk and drug driving act, it appears na kailangan dalawang conviction pag non-professional driver ka before a permanent revocation of a license would be met. Yun nga agree sa akin si Attorney Mendoza. Eh, yes, dapat perpetual na. Yes po, Sen. There should be no distinction. Siguro instead of 2 convictions para permanent revocation, whether professional or non-professional, if it results in homicide, permanent revocation na rin po. Oo, kasi anong pinagkaiba ng professional and non-professional eh, kung nakapatay? Yun sa akin eh. Meron kang napatay dahil sa kalasingan mo, dapat revocation perpetual, hindi yung may distinction pa. Only perpetual, only kung professional driver's license ang hawak mo. Pero kung non-professional, pwede ka pang patawarin, meron ka pang second chance. Anong pinakaiba? Yes. Pareho naman drunk driver, pareho naman nakapatay. Yes po. Doon naman po sa professional, since they're expected to, sabihin na natin, to be more diligent while driving, ang gagawin na lang po natin, Sen, ang professional driver's license, even though parehas silang permanent lipok agad upon the first offense, tataasan na lang natin yung penalty for the professional driver's license. Pero dapat non-pro or pro license, first offense, revocation na po. Yes. Perpetual revocation pag lasing at minapatay. Yes. Na-gets mo? Yes. Yes po, Sen. Yun yung pinupunto ko. Yes. At yan ay si, nag-agree sa atin dyan si Attorney Mendoza. Sabi niya, yun ang batas. Kaya sa ngayon, wala siya magagawa. Pero kung i-amend na yung batas, they will support us. Tama ba, Attorney Mendoza, sir? Opo, Senator. We will support you there. Oh, ayan. Galing na mismo sa LTO. So, Garrett, makipag-ugnayan ka kay Attorney Mendoza, kay Asik Mendoza, tungkol dito sa gagawin nating amendment sa batas. Yes po, Sen. And with your permission, Senator, I would also like to invite him to be our resource person in amending this law. As he has the experience, masasabi niya po na kulang yung batas sa dami po ng kasong na-handle niya na similar po. Yes. Attorney Vigor Mendoza II, ASIC ng LTO. Papa. Sir, maraming salamat po, Attorney Mendoza, sir. Thank you, Senator. Thank you po. Po. Thank you, Attorney Garrett. Maraming salamat. Thank you, Senator. Thank you. Okay. Ma'am Mary Ann Palupit, yung hello kapatid po ng mga biktima. Narinig po yung pag-usap namin sa LTO. So, revoke na po yung lisensya. Opo, opo. Narinig ko po, Senator. At nang dahil po sa inyo, i-amend ko po yung batas na bibigat po yung parusa doon sa mga drunk driver, lalo pa kung nakapatay, na revoke perpetual. Wala na siyang pag-asa pang magkaroon ng lisensya forever. Tapos, taasan yung penalty. Po. Kasi dito, ang penalty, 2,000 pesos lang, oh. Opo. Cheese. Oo nga po. Diba? And then, one strike policy. Pag na-revoke ka na, tapos nahuli ka ulit, drunk driver, drunk driving at nagmamaneho, impound yung sasakyan mo, kulong ka, inquest ka agad. Yun ang pa-amen. At sumasangay naman sa akin si Attorney Mendoza. Sige po, Ma'am Marian, from time to time, kami po itatawag sa inyo para magbigay ng update. Magandang hapon po, ma'am. Ma'am, sir, gusto ko lang po sana din magpasalamat po sa inyo doon po sa binigay niyo pong tulong para po mabayaran po yung funeral service ng kapamilya po ng kapatid ko. Bula po sa pamilya po namin, pamilya po ng Palupit. Gusto ko pong humingi sa inyo ng maraming salamat po sa pagbayad po doon sa 350,000 po, sir. Sobrang maraming salamat po. Hindi po namin alam kung paano po kami makakapagpasalamat sa inyo. Kaya wala po sa pamilya po Palupit. Maraming salamat po at sa pagtulong po sa kaso po ng kapatid ko.
Walang anuman po, ma'am. At andito lang po kami sa mga susunod na panahon kung kailangan ninyo po ang tulong namin. You're very welcome po. Ma'am Marian Palupit, magandang hapon po. Salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Salamat. Magandang hapon din po, Senator. Yes, ma'am. Okay. Itong magandang good news kasi yung mismong taga-LTO, eksperto sila pagdating dito sa aspetong ito, willing makipagtulungan sa ating legis group para amendahan yung batas na kung saan bibigat na po yung parusa sa mga drunk driver. Mm-hmm. Diba? Okay. At update ko lang po, Idol Rafi, yung bata po na nakaligtas na si Ayesha Palupit. Diba yung kanyang pamilya po ay namatay na po? O, nasa IC yung bata. Ngayon na? Po ay inilipat na po sa ward. Pero okay. Ang bata po ay ooperahan na po dahil puputuli na po ang paa. Oh. Tawagan mo nga ulit si Ma'am Marian. Sige, I will sponsor yung operation. Pakitawagan na ulit si Ma'am Marian. Oh. Yun po ang huling balita ng ating reporter na si Jam. Sinamahan po kasi Idol Rafi at binisita rin po ni Jam sa ospital. Yun nga po, gaya po ng sinabi din ni Jam, sinagot na po natin. So ma-amputate yung paa niya? Yes po. Both? Yun po ang hindi po na-clarify ni Jam. Pero ooperahan po at puputuli na daw po. Oh, kawawa naman. Ilan taon tong bata? I think, nasa... Okay, ito ma'am, ito po si Ma'am. Hello po. Okay. Nakarating sa amin ngayon lang na ooperahan daw po yung bata. From the ICU, siya po yung nasa ward, pero kinakailangan daw po ma-amputate yung paa niya? Ano naman po, sir, bali pinasukan po siya ng machine para pasintabi po sa mga kumakain. Para po mahigop po yun, mga nana po, na maaari pong mag-cause ng infection po. Pero sabi po ng doktor, ginagawa daw po nila yung paraan para hindi po maputol yung paa ng bata. At ngayon po, ang sabi po ng doktor, good news po ay hindi naman daw po mapuputol yung paa ng bata. Bali, idadaan po siya sa therapy po. Ay, ma'am, ako po ang mag-sponsor sa mga gamutan ng bata. I-sponsor ko po yan. Promise. Sir, maraming salamat po, sir. Sobrang maraming salamat po talaga. Para po sa pamangkin ko, ako na po ang humihingi ng maraming salamat po. Hindi ko po alam kung ano pang sasabihin ko, kundi galak po sa puso. Sobrang salamat po. Wag niyo po ibababang telepono, ma'am. Kakausapin kayo ni Odette para doon po sa ibibigay namin tulong sa inyo, lahat ng tulong medical para doon sa bata. Okay? Apo, sir. Salamat po. Maraming salamat ma'am. Po. God bless po. Thank you po. Thank you. Okay. Good news para sa lahat. Hindi na mapuputol yung paa ng bata. Yun. Gagawa ng paraan mga doktor. Magagaling yung mga doktor. Mabuhay mga doktor. Sambang ospital. I think sa Laguna din po yan, sir. Okay. Magagaling yung mga doktor dyan sa kung sa mga ospital. Opo. Mga dok, saludo. Ayan, salamat po at magandang hapon po. Okay, at news break muna po tayo, Idol Rafi at mga kapatid. Magbabalik po ang Wanted sa radyo. At ang oras po natin ay 2:54 ng hapon at ang oras po na yan ay atid po sa atin ng BDO. Hindi po lahat ng libre ay legit. Kadalasan po, ito po yung na mga alok. Kadalasan po ng mga alok sa atin na libre, ito po yung may kaakibat pa na panloloko. Ang sabi nga po nila, nothing in life is free. Katulad po ng isa sa mga usong modus ngayon ng mga scammer, ito po yung phishing o voice phishing kung saan, mga kapatid, may tatawag po sa inyo mula sa hindi rehistradong numero at magpapanggap po na dagabangko daw po sila. Hindi lang sila tunog professional, gagamit pa po sila ng mga linya na magpapaengganyo sa inyo. Tulad na lamang po ng alok na libreng upgrade daw po ng card o libreng rewards o point conversion daw po. At dahil nga po libre daw, may inganyo kayo na pumatol. Scam po yan. Kapag pumatol kayo sa alok na yan, kasunod na po yan yung paghingi po nila ng mga details po ng inyong banko katulad po ng username, password, and one-time PIN. Ito po yung OTP. Ito pong OTP, ito po yung set of numbers na tinetext sa inyo ng banko kapag kayo po ay may online banking transaction. At kapag pinasok niyo na po yung OTP sa app, ibig sabihin po nito ay kino-confirm niyo na po yung transaction. Kung gusto niyo pong makasigurado sa mga lehitimong alok po ng bangko po ninyo, marapat na bumisita po kayo sa official website po at social media page ng bangko po ninyo at tumawag sa customer contact center po nila. And be smarter than a scammer. At yan po ay isang paalala mula po sa BDO Unibank. Magbabalik po ang Wanted sa radyo at ang oras ay 2:56 ng hapon. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo.
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sa ngalan ng kapayapaan, pag-ibig at musika, magtitipon-tipon ang matutunog na pangalan sa mundo ng OPM. The Last Rakrakan Festival. 2 days of peace, love and music. November 25 and 26 at the SMDC Festival Grounds in Parañaque City. 2 araw na hindi dapat palampasin. Anli ang rakrakan kasama sina Eli Buendia, Juan Carlos, Unique, Zild Blaster, Mayonnaise, December Avenue, Bandang Lapis, Nobita, Dilaw, Abby, MRLD, Orange and Lemons, Kio, Zay, Omar Baliw, at 200 plus bands pa. The Last Rakrakan Festival. 2 days of peace, love and music. 92.3 True FM is the official media partner of The Last Rakrakan Festival. 2 days of peace, love and music. Rock and roll! Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5 True FM. Good morning, mga kapatid! Buong pagmamalaki naming binabati ang Queen of FM Radio, DJ Chacha, na pinarangalan bilang Female DJ of the Year sa 5th Saludo Excellence Awards. Wala pong maglilipat ng radyo kasama nyo nga DJ Chacha. Totoong talentado, totoong malayo na ang husay, totoong totoo. Proud kami sa'yo, kapatid! Bigay ng kasiyahan.
5,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. DO2 ng hapon, nasa studio natin si Nanay Rose Mariginto. Kasama po si Rose Ann Lagman. At humihingi ng tulong na sana po ay makita na ang kanilang kamag-anak na nawawala pa daw po noong October 8, alauna po ng hapon sa may barangay 95, Tondo, Manila. Huli po itong nakita na may sinakay po na pasahero ng araw po na yon. Si ang nawawala po, ang nasa screen po ninyo ay si Mr. Michael Ginto, 41 years old at isa pong tricycle driver. Okay. Nay, magandang hapon po. Ang ano ko lang po, makahingi ng tulong na makita ko po yung anak ko. Okay. Yung inyo pong anak, yung tricycle driver, opo, na meron pong CCTV footage na nakita may sinasakay na pasahero. Opo. At then, ayan, tumatakbo na po yung tricycle. Meron pong mga bakal na nakalagay sa bubong. Ano po? And then, may mga sumusunod na mga nakamotor. May nakasunod po. Okay. Ayun. Tapos, merong CCTV footage. Pagkasabi sa amin sa ginawa po namin pag-imbestiga, kinuha ata. Opo, doon sa junk shop po. Sa junk shop? Opo. Yung pasahero, saka yung tricycle driver, yung kamag-anak nyo. Opo. Alright. Nagpa-imbestiga po kami bago dito ma-air yung inyo pong kaso. May record po itong pasahero. Meron po. May record ng pang-hold up at pagnanakaw. Opo. At meron siyang record sa Station 7 ng Manila Police District. Ang inyo pong kamag-anak si Michael Ginto. Opo. Kaano-ano niya po yung pasahero? Kapitbahay lang po namin, sir. Ang kapitbahay? Opo. Okay. Kausapin natin si Executive Master Sergeant Ryan Sulayaw, Crime Register Station 7. Magandang hapon po, Sarge. Sarge, magandang hapon. Hello, sir. Magandang... Magandang hapon po. Hello, sir. Magandang hapon po, sir. Okay. Ito pong pasahero... Hello, sir. Sa tricycle, meron pong record dyan sa inyo sa Station 7. Pwede pong pakiklarify sa amin anong klaseng record meron po ito? Yung pasahero po ay si Francis Hugo. Tama, Francis Hugo. Yes, sir. Si Francis Hugo, sir, may previous po na kaso sa amin noong teen robbery snatching po. Okay. Tapos October 5, 2015, may kaso po siya ng robbery snatching po noong 2015. Okay. Tapos sir, sumunod po noong 2020 March, sir, may kaso po siya sa amin na robbery with violence against or intimidation of persons. Okay. Tapos, yung isa, yung pangalawa po, robbery with violence? Okay. Illegal possession. Illegal possession of ano po? Firearms po. Illegal possession of firearms? Ano po? Okay. Paayos lang po natin. Sarge, pakiayos lang po yung linya para naririnig po kayo ni Senator. Labas po kayo kung ano para malinaw po yung signal. Tawagan natin. At, okay, narinig po yun, Nay. Yung pasahero, yung si Francis, yung sabi niyo kapitbahay po ninyo. Opo. Eh, maraming records to. Marami na. Oo, alam niyo po na maraming records. Opo, pero yung Bakit, anak po. Bakit nagkikipag... Tricycle driver po yung anak ko, sabi. Pero alam po ng inyong anak na maraming record itong
si Francis. Alam po. Alam po. Eh bakit niya sinakay yung mga bakal? Kasi yung bakal mukhang ninakaw ata yun. Binigay po sa kansa ng ex o sa kay Francis, ginising po. May nasabay pong gero yung anak ko. Ah! Yung yelo rin po yung anak ko. Si Francis, itong pasahero, inutusan ni ex o. Ginising po, nasabi may ibibigay akong bakal, ibenta mo. Yun nasabi. Sabi po ng ex o kay Francis. Oh, okay. Well, kausapin natin si ex o. For the meantime, si Colonel Ibay, kausapin natin dito. Colonel Tomas Ibay, magandang hapon po, Colonel. Sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Nakikinig po ako sa pahayag po ng complainant po natin. Opo. Pinakikinggan ko po. Opo. So, may robbery snatching, unang kaso ng 2015, and then meron pong robbery with violence. We're talking about the pasahero, si Francis Hugo. Meron pa po ibang kaso itong pasahero. Sir, unaware po ako kung mayroon pang dagdag na kaso. Nagbabati lang po ako dun sa narinig ko po kanina dun sa crime registrar po nung mula sa Station 7. Ayun po yung nakapregan ko po habang nagsalaysay po yung complainant po natin. Alright. Okay. Well, of course, lahat po tayo ayaw natin ng kriminal. Ayaw natin ng mga pasaway tulad nitong si Francis Hugo, pero meron naman po tayong batas na sana po ikulong na lang, wag na lang po natin ipa-disappear, kasi po lumilitaw dito na dinukot po siya ng mga armado kalalakihan ayon po sa mga testigo, at di umano ayon sa ibang mga testigo itong mga armadong tao ay mga pulis daw po. Ano pong reaksyon niyo, Colonel? Yes, sir, kagaya po ng sinabi niyo, hindi po natin tinotolerate yan. Kung sakali pong meron po siyang pagkakasala, kailangan niya pong harapin sa husgado yan. Papailan po natin ang asunto at meron po naman siyang karapatan na idepensa yung sarili niya sa korte. Hindi po sa ganyang pamamaraan magtatapos po yan. Opo, opo. Yes, sir. Pwede niyo pong paimbestigahan itong pagkakawala po nitong si Michael Ginto, yung tricycle driver na nadamay lang, saka itong kay si Francis Hugo, na ito naman talaga ang maraming patong-patong na kaso ng mga pagnanakaw. At meron pa nga pala itong illegal possession of firearms. Pati yung tricycle, yes, po, nawawala. Yes, sir. Yung pagkakawala po ng dalawang tao ay imbestigahan po natin. Unang-una po, kung meron po siyang record, that is another side. Pero titingnan po namin muna dito, sir, yung pagkawala po nila. At yung allegation na dinukot, kung sino man ang dumukot dyan, sir, yun po yung tututukan namin ng investigasyon namin. Kasi regardless po, kung may record po o wala yung tao, titingnan po namin yung pagkawala po nila. Una po siguro, the way to start the investigation, if you were to ask me, Colonel, sino po yung may-ari ng bakal na ibibenta sana nila sa junk shop? Maaring yung po ay complainant, nagsumbong sa pulis, and then nakita ng mga pulis na pasaway na talaga yung mga ito, paulit-ulit na lamang, ayun na, pinadisappear. Itingnan po namin, sir, investigahan po namin, pero just the same po, kagaya po nang nabanggit ko kanina, sir, lahat po nung anggulo titingnan natin, sir. Kasi kagaya nung nagsinabi ninyo, saan po nang galing yung bakal, opo, at ibabacktrack namin lahat. Titingnan namin kung makakuha po kami ng records, yung mga kumuha sa kanila, record po ng CCTV, kasi para may pagsisimulan po kami. Tama po. Interviewin namin sila, ma'am. Opo, opo. Sila, ma'am, yung kapatid po, si ma'am, kapatid po ni Mike. Si ma'am Rose Ann, si Rose Ann po yung kapatid, si Rosemary po yung mother. Yes, ma'am, si Ma'am Rose Ann tsaka si Ma'am Rosemary po pwede po nating papuntahan dito. Papuntahin dito po sa opisina. Kasi opo, ngayon lang po nalaman, sir, itong insidente na to at imbestigahan ko po ito. Mag-create po talaga ako ng team purposely to look into this and to investigate this incident, sir. Ang isa pang dapat imbestigahan po, Colonel, sir, ay itong XO. Kasi itong XO pala ang nagbigay ng bakal na ninakaw dito po sa pasahero. Ginising daw, yes, po, sir, para sabi bibigyan kita ng bakal para ipatimbang. So saan kinuha ni X o itong bakal, mga bakal? So meron pong kinalaman si X o rito one way or the other, Colonel. Yes, sir, titingnan natin yung anggulo na yan. Kasi sir, hindi naman po siguro lalabas itong
biktima natin na nawawala kung wala rin pong pumontak sa kanya para magdala po ng kalakal sa sinasabing junk shop. Tama po. So at least po, mapagdugtong-dugtong natin, magkakaroon po kami ng lead kung saan po ang pinagsimulan po nito at hanggang masolve po natin kaagad itong mangyaring pagkawala po nitong dalawang tao. Opo. At ma-recover din po natin yung tricycle na nawawala. Tama po. Sandali po, Colonel. Sargento Sulayaw, Sarge. So okay, nabanggit niyo po sa akin, meron pong robbery snatching ng 2015 na kaso and then robbery with violence recently lang po, Sarge. Wala. Sa violence nung... Wala na naman. Ano eh, Sarge? Ayan, sir. Malinaw na, sir. Opo, sir. Opo, Sarge. Ayan, sir. Di ba, meron po siya nung 2015 na robbery snatching. Aha. Tapos, sir, noong 2020 ng March 16, uh-huh, na meron siyang robbery with violence against or intimidation of person. Okay. At saka Republic Act 10591 na illegal possession of firearms. Uy, ano po nahulihan sa kanya? Baril? Baril po, sir. Nahulihan po siya ng baril. Ano po yun? Illegal possession of firearm na anong... Arms po, sir. Hindi nga, ano pong klaseng baril? Hindi na special ba sa firearm? Okay. So, okay. Yung illegal possession firearm, yun pong ginamit sa robbery noong 2020? Yes po, sir. Oo, yes po. Okay, after 2020, wala na? Meron pa po, sir. Meron pa? 2021, 2020. Meron ulit siya, sir, na robbery snatching, sir. Robbery snatching? Na nangyari yan ng Station 3. Rabis is not cheap. Manila po, sir. Station 3. Okay, meron pa po. Tapos, meron ulit, sir, ng December 14, uh-huh, 2021. Robbery snatching naman po. Robbery snatching? Naku, wala na. Hindi na magkasya sa papel ko. Sinusulat. Robbery snatching. Ibali po, sir, ang kaso niya sa amin, sir. So, robbery, pang station sa Station 3 Santa Cruz, isang robbery po. Ibali, puro robbery po. Puro robbery. Ang daming robbery. 1, 2, 3, 4, 5 robberies. Apat, sir. Apat. Sir, apat po robbery niya, sir. Apat na robbery. Okay, yes, sir, baka meron po sa ibang station. Sa iba't ibang station. Yun ang hindi ko alam, sir. Ang lumabas lang po sa amin, sir. Sa amin talaga. Sa records po, available records po namin, sir. Tatlo. Pero yung isa, sir, sa Station 3 po nangyari, sir, sa Santa Cruz, Manila po, sir. Robbery snatching. Okay, sige po. Maraming salamat, yes, sir, po, yes, Sarge. Yes, sir. Thank you po, sir. Magandang hapon po, sir. So Colonel, pakiimbestigan niyo po, Colonel, yung disappearance nung dalawa. Colonel Ibay. Yes, sir. Makakasa po kayo. Yung kasing Station 3 and Station 7, magkatabi po yan, sir. Eh. So, baka may boundary po sila. Boundary yan. Diyan po sa may LRT, kung robbery snatching, baka doon po, patawid-tawid. Although, kaya nga sir, kailangan namin na investigahan din maigi. At kailangan namin, ma'am, sila Ma'am Rose. Opo, si Ma'am Rose, okay, saka si Ma'am Rosemary. Rose Ann at Ma'am Rosemary, para makakuha kami ng statement sa kanila. Tututukan namin ito, sir. Yes, sir. So, thank you po, Colonel. Thank you po, Colonel. Magandang, yes, hapon, yes, po, Colonel. Chairman Alex Flores, magandang hapon, sir, Chairman. Ay, magandang hapon po, Senator. Opo. Chairman, yung inyo pong XO, mukhang kasama rin po ata dito sa mga pangyayari. Meron po siyang kinalaman dito. He could shed light. Eh, dahil lang galing pala sa kanya yung bakal na nakakarga po doon sa tricycle. Opo, na briling po siya dyan sa kaso na yan eh. Dahil po, siya po kasi nagbigay ng bakal, kaya yung pamilya po ng nawawalan na kamag-anak, siya po ang pinag-inalaan. Opo, opo. So, relieve na po yung yung XO, pero kailangan po ninyong cooperation, mag-iimbestiga po yung kapulisan dyan sa Manila Police District. Makipagtulungan po kayo. Lahat ng information may bibigay nyo ay malaking tulong po yan sa mga investigador. Ano po? Opo, maasahan nyo po, makikipag-cooperate po ako. Thank you po, Chairman. Chairman Flores. Magandang hapon po. Maraming salamat din po, Senator. Thank you po. Sabi niyo po kanina, Nay, na kapitbahay niyo itong pasahero at alam na alam niyo yung record nito. Eh, ba't kasi sinasakay-sakay pa ng anak niyo? Kasi alam niyo na pala to na hold-upper, pagkatapos,
may daladalang bakal. Sana tinanong, ano ba yung bakal na yan? Eh, saan ba galing yan? Eh, ano magbebenta ka. Sir, nung anak ko, may isasabay po siyang yerong ibebenta. Sabi ko, kasi po, Michael, maglinis ka sa bubong, ibenta mo na yung mga yero kasi ang kalat sa bubong. Yun apo. Po, nasabay rin po ng anak ko. Kaya po si sumakay po sa kanya yung Francis. Opo, kasi, kaya nga po, dapat kuminsan piliin po natin yung mga pasahero natin. Kayo po dyan, mga nasa public transport, mga tricycle driver, taxi driver, jeepney driver, lahat ng mga driver na pampasahero, pampapublikong sasakyan. Eh kung alam niyo na pala na yung inyong kapitbahay ay napakadami ng tadtad na record, eh huwag niyo na isakay kung ako sa inyo. Okay lang mag-discriminate. Hindi nga. Lalo pa patong-patong na kaso, robbery, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tapos may daladalang kargamento. Sabihin, oh, friendship. Sa punta tayo doon sa kung saan man, ito yung kargamento. Pwede yung tanggihan ay friendship. Hindi pwede. Bahala ka na kung ilagay mo sa kariton, huwag sasakyan ko, baka madamay pa ako niyan. Okay. Ganun lang ang ibig sabihin. Pwede mong tanggihan. Di ba? Tama ba ako, ate? Opo. Oh, etong inyong kapatid, naging mabait, ayo hindi marunong tumanggi. So sa ginawa niya hindi marunong pagtanggi, pati sinadamay. Lahat naman po sa lugar namin. Kilala. Saka pag kami emergency din po sa lugar namin, kuya ko tinatawag. Diba nagiging service yung... Nagiging service po kuya namin. Kahit po alauna ng madaling araw, may dadalhin sa ospital, gumigising po anak ko para maihatid kahit hindi siya naniningil ng bayad. Kaya po ngayon, tanong ko, nasaan ang anak ko? Lahat po ng barangay, lahat ng mga kapitbahay namin sa barangay, tanong na ng tanong sa amin. So, okay. Nasaan na kuya ko? Okay, sasamahan po namin kayo kay Colonel Ibay. Mag-imbestiga po tayo. Okay. Kung ano nangyari na po doon sa tricycle, pati kayo po may ng tricycle. Yung kapatid ko po, nilalabas ng kapatid ko, yun po nawala. Sige po, kung ano nangyari doon sa tricycle, saka anong nangyari sa inyong anak. So kasama po yan, paimbestigahan natin. At kapag wala pong direksyon, walang nangyari, walang kinatnan yung direksyon investigasyon, pwede po tayo magpatawag ng Senate hearing. Para malaman natin kung ano talaga nangyari doon sa inyong kapatid na tricycle driver. Kada may mababalitaan na nga lang po patay yung nanay ko. Pinupuntahan namin, nakarating na po kami ng Impanta, Quezon, Bulacan, Bicol. Kada may malalaman siyang nakukuhang bangkay. Pinupuntahan po namin kahit ipangutang po ng nanay ko. Gusto niya na po kasi makita kuya namin. Okay. Naintindihan ko po. Kaya nga po, kikilos na po agad kami. Ang unahin nga natin, Sherik, sabihin na sa mga reporter, itong si XO. Di ba? And then may mga CCTV na nakuha. Pero ang pagkakaalam ko, yung mga CCTV na yon ayaw ata i-provide. Dahil mga private, ano yon, private residence, eh baka pwede silang hinga ng tulong na, yes, di ba? Pabak mag-cooperate. O you oblige. Dahil nag-imbestiga ng crime eh. Crime was committed sa pagdudukot. So, sige po. Sabi ko kanina, pwede natin dyan sa Senado to, kapag nakita ko po na nagkakaroon tayo ng dead ends investigation dito sa Wanted sa Radyo, pag dyan sa Senado, pwede natin laliman, mas marami tayong oras doon, mas maraming resources, in aid of legislation, mag-iimbestiga tayo para hindi na mangyari itong ganitong klase mga insidente. Ang nga po, wala na po kami ng pag-asa. Pumunta po ako nakaraan sa PAO. Nagtanong po ako kung pwede nga pong kasuhan. Hindi po. Yung nag-utos kay Francis, sabi hindi daw kasi wala daw kaming ebidensya. Sabi namin, kundi inutusan yan, hindi mawawala kuya ko. Kasi sa Old Torres pa lang, may sumusunod na eh. Tapos sinabi niya pa, dun pa mismo sa Kapulong Ebente eh. Ano pa? Tinabi pa ni XO daw dun sa Kapulong Ebenta. Parang naka-details lahat eh. Naka-details lahat kung saan ibibenta yung bakal tapos dun na nawala sa Kapulong. Kaya nga, kasama po si XO dito sa imbestigahan, ipapatawag po sa Senado para dun malalaman natin kung saan galing yung bakal. Ayaw po. Sa ngayon kasi, ayaw niya magsalita, pero pag sa Senado, maobliga siyang pumunta pag isapin na po natin. At kapag nagsinungaling siya, eh pwede natin pakulong doon sa ilalim ng Senado.
Eh sabi okay. nga po dun sa ano pa kung walang kung wala pa yung bangkay ng kuya mo hindi aandar yung kaso. Sabi namin kahit katawan na lang makita namin kung wala naman na kami magagawa eh. Makukuha lang namin kuya namin mapanatag na kami. Hindi na po kami nakakapagtinda kakahanap kay kuya. Nagtitinda-tinda na lang po kami. Nawala na po tatay ko, sumunod naman kuya ko. Masakit nga po ito. Kaya nga po, sa sama namin kay Colonel Ibay, nakita niyo naman po yung sinabi ni Colonel Ibay, very willing ho siya na tumulong sa investigasyon. Meron pong kahinatan itong kaso dahil yung pinakamataas na po dyan sa MPD ang gagawa ng aksyon para sa atin. Salamat po. And then sa Senado din po, i-involve natin para mas lalong mapalawak po yung gagawin natin pag-investiga. Ano po makita na kuya ko, Senador. Salamat po. Sige, pakita ulit natin yung ano, picture. Ano? Pakita natin. Ayan. Baka meron dyan. Okay? Nakita kung nasan ito si Michael Ginto. Ipagbigay alam niyo po sa amin. Dito po sa Wanted sa Radyo. Mag-message po kayo. Pumunta kayo rito. Ayan. Okay. At kung meron po mga witnesses, mga testigo, pwede kayong lumutang, pumunta rito para tumulong sa ginagawang investigasyon ng PNP. Sige po, Nay. Ate, punta ko kayo dun sa kabilang booth. Usap ulit tayo pagkatapos po nitong programa, ha? Sige po. Sige po, Ate. Nay. Salamat po. Okay. Magandang hapon po. At mahirap din kasing taong ito, basta-basta magtiwala sa panahon na ito ngayon. At mahirap din maging sobrang bait. Eh, maaari nga, itong si Michael, yung tricycle driver, sa sobrang bait, kahit na alam niya na itong kapitbahay niya ay loko-loko, eh, pinagmamaneha pa rin niya, nagtiwala pa rin siya. Pero dapat hindi. Again, warning po. Pag alam niyo na kasi yung kapitbahay ninyo o yung kaibigan niyo, tropa niyo, na kaliwat ka na ng kaso, layuan nyo na. Totoo yan. Para hindi kayo madamay. Pag nalaman nyo tulad nito, robbery snatching 2015, 2020, robberies with violence and illegal possession of firearm. Ako. 2021, robbery snatching na naman. 2021 pa rin, December naman to. Yung isa early months of the year. Ito ngayon, later part, snatching na naman at robbery. Di ba? Wala nang kadala-dala. Tapos ngayon, eh, alam mo na may ganung record, wag mo nang samahan. Kasi pag sinamahan mo, eh, pati ikaw madadamay. Mm-hmm. Mapagbintangan ng kasabwat. Kahit na hindi, alimbawa. Di ba? Pero still, kahit na patong-patong ang kaso nito, eh, may karapatan pa rin siya na umarap sa korte at huwag natin bigyan ng hatol agad na walain. Di ba? Kaya nga may mga korte tayo eh para dyan. Kahit na anong klaseng pagkasalbahe itong taong ito, eh kailangan pa rin umarap siya sa husgado. Diba? At lalo pa itong tricycle driver na mukhang nadamay lamang. Opo. At kung meron din siya kasalanan, halimbawa na lang, kasabot siya, eh nandiyan naman yung mga korte natin. Mm-hmm. Huwag idaan sa wawalain natin. Okay. At kung ano pang ginawa, ano pang nangyari. Okay? Sige. Okay. At oras natin, 3:25 po ng hapon at magbabalik po ang Wanted sa Radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Idol. Pinarangalan ng PMAC bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas.
pamahal mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Buhay Alicia is mabang magamit. Kontento ka na ba sa buhay mo? Kasusweldo pa lang, ubus na. Yung iba nga, hindi pa sumesweldo, ubus na. Ang tagal mo sa trabaho, wala pa rin asenso? Gusto mong magnegosyo, pero hindi mo alam kung paano. Sa iyong relasyon, punong-puno ba ng komplikasyon? May pag-asa pa ba tayo? Good news! May Buhay Unleashed! Ang programang gagabay sa'yo para ilabas ang galing mo. Kasama ang nagbabalik na power couple na sina Vic at Evelyn Garcia tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ang tagumpay ay makakamtan. Masayang buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Yung buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Ilang linggo na lang, Pasko na. But don't you worry, kapatid, because we've got you covered. Yes, it's back! Muling magbabalik ang pinakaaabangan ng lahat sa TV5. Kaya sugod na sa Kadiwa Pop-Up Market 4.0 sa November 30, 2023. Webes, mula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Sa TV5 Launchpad Building, Reliance Corner Sheridan Streets, Mandaluyong City. Magsama-sama tayo sa pamamakyaw ng fresh at dry commodities na murang-mura na tiyak pang makakatulong sa ating kababayang magsasaka at mangingisda. Ang programang ito ay sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Signal TV, Media 5, TV5, Nation Broadcasting Corporation, Maya, Felix Mining Corporation, at Alagang Kapatid Foundation Incorporated. Alagang Kapatid. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Eh, totoo naman, mayroong ganyan. O, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, nag-aanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil, sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika tita, Laila Chikadora. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha, pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo, yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo.
tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 3:31 ang hapon at mga casino online dealer po ang makakasama natin sa studio. Si Ma'am Beatrice Lee, Glenn Nungay, Regine Norombaba. At humihingi sila ng tulong na sana po ay makuha na po nila ang kanilang sahod mula sa kanilang kumpanya. Atrasado daw po kasi, Idol Rafi, ng isang buwan yung kanilang mga sahod. 1 month. Para may ganito tayong kaso noon many, many months ago. 2 years ago. Casino, 3 years ago. 3 years ago, yung mga casino dealers din. Hindi na bayaran. Maganda hapon po sa inyo, mga ma'am. Ano po. Okay, saan, good afternoon. Saan casino po ito, ma'am? Excelsius po. Sa Eastwood po siya nakalocate. Excelsius po. Excelsius sa Eastwood. Excelsius Data Incorporation po. Okay. Saan building po? Cyber Mall po. Eastwood, Libis po. QC. Okay. At ang may-ari ay si Attorney Dan Roleda. Yes po. Okay. Bakit di kayo sinisweldo na isang buwan na? Ano ra pong reason? Hindi lang po isang buwan, sir. Since ano po, sir? August. Delay na po. Tapos, August. Iba't ibang reason po yung sinasabi niya. Ano po mga reason halimbawa? Yung mga gera po sa ibang bansa, bank transaction. Sobra. Bakit yung client yung ba from outside the country? Ayun po, yes, yung sinasabi po, niya, yung sir. Yung sinasabi sa amin, sir. Online kayo, tapos may camera. Yes po. Ano dinidin niya po? Baccarat? Apo, baccarat. Tsaka po, ano, Dragon Tiger, Roulette, Sikbo. Okay. So, ang binibigyan na reason yung gera. Yes po. Iba-iba po, sir, yung sobrang laki sinasabi nila reason niya. Dito po mapasok po sa ano, sa sobrang airport. Sobrang laki ng pera, hindi mapasok. Opo, hindi po mapadala sa airport po. Yun po ang laging. Ibig sabihin, cash yung pera dadalhin dito? Opo, ganun po. I don't po. Think so. I think money transfer ata yan. Pero nung mga nakaraan, okay kayo, nagsisweldo kayo na maayos. Hindi po. Hindi from po. The start? Partial po lagi, sir. Installment. Gano'ng mm-hmm. katagal na po dun sa casino kayo? Ako po, 7 months po ako this month. Tapos tinanggal po nila ako ng November 16. Dahil daw po sa attitude, kahit hindi naman po. Ako din po, 7 months. Tapos tinanggal din po nila ako ng biglaan after ng duty ko. Tsaka lang po nila sa akin sinabi. Tinanggal siguro walang pambayad na. Doon pa lang, meron ng bad indication na yes, natatanggal sir. Sila. Siguro wala silang pambayad. At sino po nakakausap niyo doon? Ito na. Ay, hindi, hindi. Gusto ko yung ano... Odette, yung pagkor. Tingnan ko kung may lisensya ito. Tawagan natin yung pagkor. Oo, gusto ko malaman kung yeah, kung may license to. Dapat lahat kasi ng mga casino, whether online yan, dumadaan sa pagkor. Nabibigyan ng lisensya. Nakakausap niyo po yung may-ari? Hindi na po. Binlock po kaming lahat, sir. Lahat kayo naka-block. Opo. Never niyo nakausap to ever since. Hindi po. Ganun po siya pag ex-employees po. Binablock po talaga block po nila. Talaga. Or unfriend, sinasabi po talaga yun sa briefing na lahat nang wala na doon, kailangan daw po i-block kasi negative daw po yung dala nila. Pero hanggang ngayon, meron pa rin yung casino. Opo, yes po, sir. Odette, sinabi ko na sa inyo kanina pa ito, pag-court, pasara natin to. Di ba? At na-check natin, wala silang BPLO license. Punta ka nga, siguro pakitulungan lang sila. Pasara natin, BPLO at saka ano, pagkor. Wala daw po pasok sa pagkor. Ba't walang pasok sa pagkor? It's Friday. Ba't walang pasok? Tamad mga pagkor ah. Teka, Biyernes lang ngayon. Oh, di pwede. Pasara natin to. Kung ganun, kasi na-check po namin sa Business Permit Licensing Office, wala po silang permit. Okay. Now, itong sa pagkor, wala raw pasok. Eh, kung walang permit sa BPLO, dapat masara to. Tapos, Idol, ano sinasabi pa po nila sa amin sa orientation na under daw po sila ng pagkor. Pag orientation po, sinasabi po nila yun. Kaya doon natin malaman. Doon natin malalaman kung talagang under sila sa pagkor. Kasi mali natin, baka wala rin itong license sa pagkor. So, doble ang kanilang tama rito. Wala sila sa pagkor, wala sila sa BPLO. Kausapin natin din. Excuse me. Pero sila registered sa SEC. Meron po sa SEC. Kaya lang sir, sa PAGCOR, hindi natin ma-verify dahil wala daw pong office. Pero sa SEC, meron po tayo. Sige. Attorney Sara Buena Mirasol, Regional Director, Dole, NCR. Magandang hapon po, Attorney Mirasol.
Yes, good afternoon po sa inyo, sir, at sa ating mga tagapakinig. Ito po. Opo. Ito mga online casino, di ba dapat register din to sa Dolet? Yes, sir. Lahat po ng establishments must be registered with Dolet po. Okay. Na-check nyo na ho ba kung registered sa Dolet itong Excelsius Data Company Incorporated? Excelsius Data Company. We will check din po agad. Pakicheck lang po, ma'am. Ito na si Atty. Ruleda. Ang balita, si tumakbo at ang pagkasenador to last election? Yes. At natalo, of course. Atty. Ruleda, maganda hapon po, sir. Atty. Ruleda? Atty. Senator, magandang hapon. Kumusta po kayo? Mabuhay kayo. Yes, sir. Sir, andito po yung mga dealers niyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anin po sila na hindi po nasweldohan? Alam mo, Senator, mabuti on the air tayo. Apo. Mga yan kasi, they were terminated for just cause. Hindi totoo yung sweldo na hindi binigay. It is because under our contract, they are forfeited. They are less than 6 months in employment. So we have to impose penalty on the, kasi yung isa dyan, ng gulo, ng away, ng banta, yung iba naman, absent, yung iba, madami hong, tama. Senator, tama. Pero sir, di ba, dapat meron sila at least man lang memo, may warning. Meron sila. Meron ba yung warning? Tapos yung warning ngayon, pinirmahan nila na yes. Yung ayaw nila problema naman, pero we have the proof. Hindi, pero po, attorney, you know better, abogado po kayo, dapat kapag kayo po ay nagbigay ng memo at warning sa inyong mga empleyado, dapat they are aware of it at permado nila yung correct memo na ibibigay nyo para para sa next time, pag sila po itinanggal na dahil makulit pa rin at tuloy-tuloy pa rin sa ginagawang violation, then you can use that, those warnings that have been given to them. Meron silang mga memo at saka notice slips. Yung siyempre, yung tinanggal sila, Senator, di na tinanggap na yung letter. Pero we have proof that we serve it to them because we have all the records saka sa mga text messages. Okay, sandali po. Okay raw, may mga violation daw, makukulit. Sige po, ma'am. Ano po? Sa 6 months ko po, never po akong absent. Late meron. Pero wala pong absent. Kaya, ano sinasabi niyang violation na sinasabi niyan? Oh, ayan po. Anong pangalan mo, ma'am? Vanessa Jimenez. Okay, si Miss Vanessa Jimenez, never daw siya nag-absent. Oh, medyo na late daw siya minsan, pero yun lang kanyang violation. Bakit siya matanggal? Dahil lang po sa na-late siya minsan? Tiyo, Senator, yung kanyang boyfriend, inaaway yung kumpanya. Meron kami mga post sa Facebook. We can send it to your office. May nag-post. Na minumura. Minumura kami. Pinapagalitan kami. So, she became a threat to the office. Then, in fact, we're filing a cyber libel case against her boyfriend. And it is now with the lawyer. Kasi we have all the Facebook screenshots saka mga time of posting. Medyo mabigat po yung mga post ng boyfriend niya. So, for the security of the office, we have to protect the company because of the threat and also the malicious statements in the social media. Okay, tama. Totoo ba yun, Vanessa? November 19 po, pumasok po ako. Nag-post po sa kanya na kasi ano, ex-casino dealer na galing din po sa kanya na nagpo-post ng awareness para sa mga mag-a-apply bilang casino dealer. Kumbaga, nag-comment dun yung partner ko na delay kami sa sahod namin, yung experience ko. Pero nandun pa rin po ako noon. Okay, so sir, granting na lang, meron sila, sir, sandali lang po, granting na meron pong violation, ito mga empleyado nyo, sabihin na natin, for the sake of argument, lahat sila ay may violation tulad ng sinasabi mo, pero would that be grounds na para yung kanilang mga sweldo i-hold at hindi na ibigay at sa summarily talagang agad-agad sila itatanggalin? Meron po summary, Senator, ang pagtanggal, we have a process that we follow, we talk to them, we give counsel, and then... Pero yung sweldo nila... Kasana naman lang yung sweldo nila ng isang buwan o dalawang buwan ibigay. Maliban na lang kung sila ay merong utang diyan o maliban na lang kung kasama doon sa pinigpirmahan, meron silang nawala ng mga gamit. Tama po kayo, Senator. Yung amnesty no forfeit yung last salary lang. Kasi it's in the contract. That's part of the damages kasi that we impose based on the law and the Supreme Court decision that we can forfeit salaries if there are violations, especially if they are less than 6 months. Sandal po. Tama-tama si Attorney Mirasol. At ng Dole. Attorney Mirasol?
Yes po. Meron na po Supreme Court ruling na pwede na po i-forfeit agad yung salary if there is less than 6 months at meron pong violation, lahat ng salary forfeited agad? Kung probationary, hindi naman po kasi services rendered po yun. Yung forfeiture of salary, hindi po kasi service rendered naman po, entitlement po niya yon ng ating worker regarding the back pay o yung mga hinold. At saka hindi naman po dapat inohold kaagad yung for damages yung salary. Within 30 days they have to settle kung may mga accountabilities po. No, may mga accountabilities po na kailangan bayaran, then that's it. But it must be within 30 days po na isettle na kailangan ibigay yung dapat na ibigay like back pay sa ating mga worker. Okay. Attorney... I agree with the lawyer. I agree with her. Apo. Attorney Dan, naireklamo ka na rin pala sa amin dati. Ikaw pala yung naireklamo na noon. Apo, ako po yung... Oo, dati na, yun. Yung tumakbo ko senador noon. Oo, at hindi kayo nanalo. Ano po? Po. So, gato ni Dan, ganito na lang po. Kasi wala ho kayong permit sa BPLO na check na po namin. Mayroon kami business permit. Mayroon. Na check na? Mayroon. Mayroon po ba? Office. I can send you a copy of a permit. Oh, sige. Ganito na lang po, Attorney Dan, kasi kung hindi po natin maayos to dito, ako po yung magpapatawag ng Senate hearing, ipapatawag ko po yung DOLE, kasama po kayo at saka yung PAGCOR para magkalaman. Ang request ko lang, Senador, kung mag-public apology sila doon sa Facebook, kasi nag-ugat tulad sa Facebook Nag-post sila ng araw-araw, tinitira yung office. Teka muna. Hindi lang ako kausap. Magpa-public apology bago niya ibibigay yung sweldo? Hindi naman. Itigil lang nila yung Facebook. Itigil lang. I don't need public apology. Hindi, siguro sir, ang gawin niyo po, ibigay niyo po yung kanilang sweldo and then kung ano man yung gusto niyo pong ipadelete sa kanilang Facebook account, i-delete nila. Fair enough? Okay, fair. Very fair yun. Okay. If they stop attacking the office, Senator, you are right. Then, ano I po? Can, malit lang naman, tulong ko sa kanila yun. And they entitled to it also. Actually, yung mga yan, Senator, just to make it clear, ibibigay naman sa kanila, but they, kasi, did not stop posting sa Facebook. Tapos, natakot pa kami, tulfo. Sir, kahit na siguro ako, sir, kung halimbawa, hindi ako binayaran, ako isang ordinaryong empleyado, ako hindi binayaran ng aking amo, magpo-post ako sa Facebook dahil talagang totoo naman hindi ako binayaran, so hindi ako nagsinungaling. Why not? Okay. Di ba? Okay lang po mag-post sa Facebook. Huwag lang po yung minumura kami. Minumura? Wala po. Wala na po. Sige, magsalita kayo. Wala pong mura po dun sa experience lang po namin sa company yung sinasabi po namin sa Facebook. Sinasabi niyo lang kung ano experience. Yes. Never niyo minumura si sir ninyo. Never niyo minumura yung kumpanya. Okay, kinikwento niyo yung karanasan niyo. Okay, ayan po, alam nila na attorney ka, bakit nila mumurahin ka na alam nila may kalalagyan sila kapag minumura ka? Senator, I will send to your staff later. I will talk to them. Screenshots at ng mura nila sa Facebook. Okay. I will send it to you. But anyway, that's beside the point. Your lawyer is right. Within 30 days, if they can settle it, then we will call them. I assure you that, and your office can check. Ganito na lang po, sir. Kayo na pong tumawag. Apo. Siyempre po, I will follow you. Yes, sir. And I will forgive them, but they should stop attacking the company. And I will send to your office for record purposes lang, lahat ng mura nila. Sa Facebook, saka sa mga social media. Okay. I have shots of everything. Opo. But so, I will follow what you said, Senator. Thank you. Opo. Sige po. So, bukas po, sasamahan po namin sila dyan at may bibigay na po yung kanila mga sweldo. Tama po, ano? Bukas po, Saturday, Sunday po. At wala pong office ang admin. Sa Monday. Sige, may gusto magsalita? Attorney, hindi naman po yung sa Facebook yung pinag-uusapan natin dito, yung salary po namin. Kasi hindi, ako po... Siyempre, yes, siyempre, may effect yun, may effect kasi yes, yun dahil kayo nagtitira, nagsasalita ng mga... Wala naman po foul words dun na sa sinasabi namin, talagang baka experience ikaw, baka, lang baka sino to? Baka ikaw wala, baka yung iba mayroon. Di naman iba-ibang kaso. Saka na kasi. Sana po marilis talaga yung sahod namin kasi ako po kakastart ko lang nitong October 17. Then dapat ang sahod namin is 15:30. Noong October 30 po, hindi nila nirelease yung sahod ko. And then, nag-decide na ako na mag-resign itong November 4.
ang sinasabi nila is forfeited na daw. Sabi ko, bakit po forfeited? Eh dapat i-release nyo pa rin yun kasi nga ang pasahod nyo is November, October 30. Ang sinasabi nila forfeited daw kasi immediate resign daw po ako. Ikaw po, kung October 17 ka na-stop. Attorney, may screenshot po ako na usapan namin ni HR. Yun po yung sinabi sa akin ni HR. Na forfeited na, sabi ko, pinaglaban ko po yun kay HR. Sabi ko, ma'am, bakit po i-hold nyo yung October 30 ko? Eh, dapat ang i-hold nyo na lang is yung November kasi yun na yung hindi na ako Attorney, sandali. May mga netizen nagsabi, buti na lang hindi nanalo si attorney. Kapag nanalo to, patay tayo. Okay lang, Senator Marcy. Nanalo po kayo. Yan ang mabuhay kayo. Apo. Hindi kasi, Attorney, Suki na pala kayo dito, no? Kasi dati na pala kayo nareklamo noon, panahon. Okay lang po yun. Basta nasa tama lang tayo. I agree with you, Senator. Apo. So, Tuesday na yan. Kasi wala tayong office bukas. Saturday, Monday, sa holiday. So, Tuesday po. Sasamahan po namin sila. Ha? Monday, okay? Nila, papadala. Bigyan nila mga GCash nila. Papadala ko lang sa kanila. Para tapos na. Monday, holiday? Monday po, holiday. Okay. Tuesday, sir. Pupunta po kami dyan. Sasamahan po namin sila. Na para maibigay po lahat ng sweldo nila up to the last penny. Kung hindi po sir, magpapaumpisa po ako ng Senate hearing. Kami na po ang pupunta sa office ninyo para dalhin at doon na tayo makita sa office nyo sa Tuesday. Ano po? Sige, gusto magsalita. Hindi po, yung napag-usapan na po namin yan na hindi kami papayag na patagalin pa. Gusto po namin ngayon din po kasi ganon din naman po sinasabi nyo. Next week, i-release namin. Ngayon po, attorney, mamayang dyan ka lang naman sa sa Quezon City? Opo. Libis, so 6 o'clock, kaya? Pakiready na po. Wala na pong office, wala na pong banko. At saka, Friday po ngayon. Excuse me, attorney, ang sabi mo, last November 3 ka magbibigay, October 15 at October 30. Ang nakuha lang namin na salary is October 15, pati ang 13 month, pinangako mo din ng November 3. Anong petsa na? Nga pala, 13 month, dapat ibigay din. Yes po. Lagi po silang ganun, sir. Ang alibay po nila, remittance, gera po sa Israel. Yun po, paikot-ikot lang po dun yung alibay. Lagi pong ganun. Hindi naman, huwag niyo please, i-take advantage sa kay ginagalang natin kay Senator na magsinungaling din kayo. Sa tama lang tayo. Okay, huwag nyo ibahin ang istorya kasi kanya-kanya kayong kaso, iba-ibang kasi case. May screenshot po ako, attorney, sorry. Saka dalawang daan ng empleyado natin, kailang naman ang nagreklamo, hindi naman nagreklamo. Excuse me po. Marami po kami, attorney. Actually, natatakot lang sila. Kasi ang sabi, ibaban kami sa lahat ng kasino na pag... sorry. Yung lahat ng pag-apply namin kasino is ibaban mo kami. Yun ang sabi nyo po. Kaya takot kami noon na umalis dyan sa Excelsius na company nyo po. Ma'am, akong bahala. Hindi kayo baban. Tatawagan ko yung pagkor. I'll make sure na magkakaroon pa ulit kayo ng trabaho. Thank you po. Kaya tatawagan ko po yung mga kasinong applyan nyo. Ipapaliwanag ko na kayo po ang na-api dito. Ma'am. Since po nabuntis ako, December 2022 po, yung orientation po, sabi daw po yung benefits under paid by the company. Then magpa-file na po sana ako ng maternity notice sa SSS. Pagtingin ko po, wala pong kahit isang gulog. At mind you, attorney, FYI, sandali po, makinig ka muna, attorney. Malas mo lang, ako po ang vice chairman, Senate, vice chairman ng sa Senate Committee on Games and Amusement. Kaya ko pipatawag ang pagkor. At kapag pinatawag kong pagkor, pinaimbestigahan ka, aba baka kapag may naisilip doon na problema ka doon, mapapasara ka. I'm not going to hesitate to do that. And I will use that. No, I will use my position as Vice Chairman sa Senate Committee on Games and Amusement para mapatigil yung mga ginagawa mong hindi maganda sa iyong mga empleyado na naapi palagi. Pangalang beses na po kayo na reklamo po dito. Senator, yung mga yan kasi, yung iba, 1 month pa lang, 2 months, wala pa talaga mga isip. Sir, believe you, kaya ko ipatawag ang PAGCOR kahit na wala pong Senate hearing. I can always ask PAGCOR to come to my office in the Senate kasama itong mga complainant para paimbestigahan ka. I agree with you, Senator, that is your authority and I submit kaya to that. Kaya itigil mo na po, Senator, yung pangapi sa mga empleyado mo, sir,
bayaran mo na sila para mawala ng problema, and then ituwid mo na lahat ng pagkakamali. Kung ano may mga ginagawa nyo, sistema, mga baluktot, mali mga pulisya, ayusin nyo po para tuloy-tuloy po yung pagninegosyo nyo. Sige, salamat po, Senator, sa payo nyo. You know, we always try very hard to do everything. Pero, sabi naman sila doon ng mga empleyado, mag-behave din kasi sila. Hindi mo natin pwede payagan kasi nag-aaway sa opisina rin. Nagbabantaan ng buhay kasi sa selo, sa lalaki. Sir, respect begets respect. Ibig sabihin, magpakita ka na kagalang-galang ka para galangin ka ng mga tao mo. Pero kung magpakita ka na ikaw ay balasubas, eh mawawalang respeto sa iyo ang mga tao mo. Ang mga kaaway naman nila kasi na ito, kapwa-empleyado rin, hindi naman company. Anyway, Senator, I will obey you, I will follow you. Yes, sir. Tuesday na lang po at we will go to your office and then we will... Excuse me po. Hindi po kami papayag, attorney, kasi November 3 eh. November 3 na... Wala opisina ngayon. Wala ng banko Friday okay. Ngayon. Monday, holiday naman talaga. Okay. Sige, ganito po, attorney. Tuesday po, ibibigay po yung kanilang sahod, sasamahan namin sila. Okay. Pagdating ng Tuesday, wala po silang sweldo. Believe you, ipatatawag ko po yung PAGCOR. Kasama na po yung magkakaroon ng Senate hearing. Sigurado yan, Senator. I assure you, may commitment. May commitment. I will talk to your staff. Paano po yung 13-month namin po na? Kasama na yung 13-month pay, ha, attorney, sir? Kung sinabi niyo po, Senator, ibigay po natin. Very good. O, sige po. 13-month pay. Punta kami sa office niyo. Sana po, attorney, totoo na po yung mga sinasabi niyo. Ano po? Since terminate po kaming lahat, may makukuha pa po ba kaming ibang ano? Kasi terminate po kaming okay, lahat. Sige, kausapin natin si Attorney Mirasol. Attorney Mirasol. Sir, yes sir. Yes, okay, po. Since terminated daw sila, bukod dun sa 13-month pay at mga sweldo nila, meron daw sila iba pang pwedeng makuha, Attorney Mirasol? Yung kung ang pinag-uusapan po, damages for illegal dismissal, that will be a subject pag meron trial. Pero if kung nasa sa kanila, they can demand naman po ng additional, no? Pero kung depende rin po sa company, if papayag po sila, as we also encourage naman po ang settlement. But if not po, yung lang po yung talagang back pay at saka yung mga 13th month pay, prorated na 13th month pay, prorated. Yun po yung makukuha nila po. Okay, sige po. Sige. So, attorney, anong gusto mo? Diyan sa opisina mo o doon lang siguro sa dole? Doon lang magbayaran para sigurado, attorney? O sige, sa dole na lang po. Sige. Dole. Ibibigay po namin sa inyo yung location ng dole. Attorney Mirasol, saan bang pinakamalapit na dole sa ano? Sa Quezon City? Sa ano bang lugar yung casino? Sa Arcadia po, sa aming Quezon City Field Office. Sige po, sa Tuesday, bibigyan ko po ng instruction ng aming director doon. Now we will receive the complainant as well as the ano po employer's representative na lang po or si mismo si attorney. Meron daw po sa Quezon Avenue, ma'am? Opo, doon po yung aming office. Sige, doon na lang po tayo magkita-kita, ma'am, sa Tuesday, ha? Sorry, pagsabihan niyo lang po yung tao niyo doon sa Yes, si aming director po, pagsasabihan ko po. I will give instruction po. Opo. Attorney Mirasol, maraming salamat po, madam. Thank you po. Thank you. Okay, so... I will wait for the message. Apo. Kung pwede 3 o'clock on Tuesday. Tuesday, 3 o'clock. Sige, 3 o'clock yes, Tuesday. Pakiready na po, ha. Huwag check eh. Baka tumalbog eh. Cash, ha. Okay, very good. Okay, thank sige. You, Senator. Thank you po. Magandang hapon po, Attorney Roleda. Magandang hapon sa iyo. Mabuhay ka, Senator. Apo. God Apo. Bless you. Thank you. May request mga netizen, face reveal daw. Oh. Hindi po sa amin galing yan, ma'am. Mga netizen yan. Kung gusto nyo pagbigyan. Oh, mali nyo, baka may kukuha sa inyo dyan ng ano, okay magbigyan ng work. Okay na yung ano. Pag-ibigyan na. Pakita ka lang. Oh, ba't kayo na yan? Ang gaganda nyo. Oh, ang gaganda nila. Oh, ayan. Doon sa mga netizen, ikaw pang isa. Ayan. Ganun din yung last time na nagreklamo, magaganda. Apo. Lahat ng mga dealers ng casino ni Attorney Dan, ano pa ito? Puro may magaganda. Oh. Yan, Attorney Dan Roleda. Ayan sila. Ayan na, oh. Face rebuild na. Face rebuild na. Napagbigyan kay mga netizen. Ayan na, mga netizen. Oh, nagtipiesta na sa tuwa. Ayan. Sige, ma'am. Mga ma'am. 3 p.m., sasama namin kayo. 13-month pay at lahat ng back pay, ibibigyan at 100%. Thank you po. Thank you po. Pag hindi niya ginawa yun,
Then patatawag ko yung PAGCOR, gigisayin siya ng PAGCOR, tatanggalan siya ng lisensya. Okay? Kasi sabihin ko paulit-ulit na lamang. Thank you po. Sir. Thank you po. Kamang pamasahe kayo. Okay? Sabihin pamasahe sila ano. Sige sir. Sige po. Thank you po. Sige, kaming bahala. Thank you. Salamat po ng mga. Thank you so much. Pamasahe niya pagpunta, hindi pamasahe para magkita-kita din sa Quezon Avenue. Opo. Sige, thank you po. Thank you po sobra. Thank you po. Thank you. Okay, sige. Okay, salamat po. At sa Lunes po muli, mga kapatid. Meron palang record na ito sa atin. Ako po yung sumama. Ikaw pala. Ako po yung reporter na sumama tsaka si Jam po. Nung time po na yun, naibigay naman po lahat. At that time, payat ka pa noon. Payat pa. Sexy pa ako noon, idol. Kailan ba yun? Mga 2 years ago? Hindi nyo pa ako co-host noon, sir eh. Para, hindi nyo pa ako co-host noon. Parang mga 2018? 2018 po. Ayun, opo. 5 years ago? Opo. Oo nga. At that time nga, magkapareho lang kay ni Vanessa. Opo, naibigay naman po and then naibigay po ng lahat po ng mga dinidemand po ng ng complainant natin. Okay, sige. Yun naman pala. Sige, so Tuesday, 3 p.m, Attorney Dan Ruleda. Ganito naman kami. Kapag yung inireklamo, tinupad yung kanyang ipinangako, pinupuri natin. Opo. O, hold ko muna yung pagpuri. Attorney Ruleda, pag binayaran mo sila sa Tuesday, pupuriin kita dahil may isang salita ka. Yun yun. Okay? So for now, naka-hold muna. At naka-hold muna yung Senate hearing. Okay, sige. Salamat po. At magandang hapon. At sa Lunes po muli, mga kapatid. Ako po si Shari Roman. Good afternoon. Rafi Tulfo po. Mabuhay ating mga Pilipino. Mabuhay ating mga OFWs at mga manggagawang Pinoy. Saludo! Welcome po sa Bardagulan Serye. And samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito po sa Bardagulan Serye. Ako po si Shari Roman. At ako naman si Marcel Tufo Tungol. At syempre ang programa po ito ay atid sa atin ng Seikats Incorporated kung saan ay... Yes, mga kapatid, ang ating Seikatsu products po ay ang Goodnight Oxy-Y Pro Fiber Gutrite na mabibili po sa Seikatsu Incorporated. Pwede po kayong tumawag sa 0905-237-1702 and 0917-155-8828. Okay. And available nga po sa Idol Shopping Network. So, ang Good Night na nakakatulong po para sa ating mahimbing na pagtulog, Oxy-White po na nakakatulong po para sa pagpag-glow ng ating skin, and Gutrite and yung Pro Fiber po natin na nakakatulong po para sa ating healthy colon. True. Digestive system. Okay.
very inspiring po yung ating magiging topic ngayong araw. At ito po yung may kaugnayan po. Kung maalala niyo po, nag-post po ako sa Bardagulan Serya group page. Kaugnay po sa mga inspiring stories mm-hmm. na nais niyo pong i-share sa amin. And isa nga po sa post ko is yung mga cancer survivors. Yeah. Kung sino po dito yung may inspiring story kaugnay sa ganito, no? Yung naka-survive talaga na parang minsan, syempre, kapag cancer, nyari yung kaibigan mo, di ba? Mm-hmm. Sasabihin na, sis, ako'y may cancer, ganun-ganun. So, ang una mong impression talaga is, shit. Mm-hmm. Cancer yan. Parang yes. Hindi biro yung sakit na yan. Kasi napaka-rare din ng taong nakaka-survive sa cancer. Especially kung wala kayong pera. Wala kayong budget. Yung gamutan po ng cancer is hindi po biro. I remember nung pumunta kami ng Cebu ni Kuya Romel and tinulungan namin may breast cancer and ito'y malala na. Stage 4 na to. Mm-hmm. Parang tinanggap na lang din ng family, no, na ganun yung magiging yung kahihinatnan. May mga family na talagang i-expect na nila yung worst. Yes. Pag cancer. Actually, itong topic na to very sensitive talaga. Mm-hmm. Kaya hindi kami masyado... Like, we are choosing our words wisely kasi, syempre, ayaw namin maka-offend. Where, kaya namin napili itong topic na to, it's because gusto namin magbigay ng hope to those who has cancer and those who are fighting. Mm. Kasi, we do believe in miracles. I don't know if you do too, but we do kasi meron talaga. Yes. And maraming success stories about being a cancer survivor. Mm-hmm. And lahat naman ng that who has cancer now, is I know everyone is fighting for it, like their life. Kaya isa sa mga strongest and bravest people yung mga cancer survivors natin kasi it's not an easy path. Mm-hmm. Very, very sensitive siya, very, alam mo yun, ang hirap ihimay-himay kasi very, yun nga, very sensitive and sana in the future, di ba? Mm. Since yung technology naman natin ngayon and even the science and everything is evolving, sana by the time may makuha na or may magawa ng cure for cancer na parang yung mga ibang sakit na pag tinurukan ka na nito, mawawala na yung sakit mo. Mm-hmm. 'Di ba? Yan talaga yung isa sa mga sana buhay pa ako by the time mm-hmm. ma-discover yung gamot na yon. Kasi it's one of the most deadliest. Yes. Talaga. And pag natagpuan na yung cure na yon for cancer, I can say na very memorable yung aking stay dito sa world na to. Mm-hmm. For me to be able to see na, alam mo yun, may cure na for cancer. And I hope it's soon. And I feel like naman everywhere around the world, they're researching for that cure. And like, di ba, nung pandemic, oo. Hindi naman natin inaasahan nag... medyo matagal yung iba, natagalan yung iba, nabilisan, pero... Who would have ever thought na magkaka-vaccine ng ganun kabilis and ganun ka ano, mag-research? Kasi for me, mabilis yun eh. Kasi yung
hindi kayo makalabas, 'di ba? Hindi parang normal na o papasok ka sa lab. Mm-hmm. Kasi ang daming protocols eh, lalo na kung papasok ka sa lab and yung ibang labs pa naman nasa hospital. So ang galing kasi nakagawa sila ng vaccine in the midst of the pandemic na sobrang hirap gumalaw. Sobrang hirap kumuha ng research technically. Kasi syempre, for research, kailangan mo kumusap ng tao, which is mahirap din nung time ng pandemic. So, so I hope in the future, may makita ng cure for cancer because it's gonna be a really life-changing experience pag naabutan ko yun. Tagal na natin inaasam-asam yun. And even, ano, I'm even... AIDS. Yeah, AIDS. To be honest, yung dalawang yan yung gusto kong makitang magka-cure in this world kasi it's something na everyone is, I think, waiting for also. Kasi alam kong may ibang family and friends kayong may ganon or they're fighting for it. They're fighting for their life. So, just as much as you can, diba, fight. Mm-hmm. Magmawala ng pag-asa. Mm, true. Oo, sa parang episode... sa pag-ibig. Yes. Diba? Para hindi tayo masyado mabigat kasi ayokong maging masyadong... kasi nandito, technically nandito kami and nandito tong program to uplift yung spirits ng mga taong nakausap din namin. Not lang yung nakausap namin and even the audience of the program. And whatever our topic is, sensitive man siya or hindi, mahirap man siyang himayin, we do our best to make it positive, kahit na, alam mo yon, pag hinimay-himay mo, negative talaga siya, pero we try to make it positive kasi, gusto again, namin na may pagkukuha na kayo ng lakas dito sa episode na to. And again, you only live once, diba? So, make it worthwhile. Yun yung lagi kong motto in life. Mm-hmm. Diba? If you think it's worth fighting for. Even sa love, yun yung motto ko. Mm-hmm. If it's worth fighting for, make it worthwhile. Ayun. Diba? Kaya itong episode na to, again, alamin natin yung pinagdaanan nila. Yes. At iba-ibang experience. Survivor na po sila. No? Mm-hmm. At, mga bagong bayan. Yes. Hindi natin, hindi mapagkakaila yung hirap talaga na, yung takot, hirap. Kasi syempre cancer yan. Mm-hmm. To be honest, I don't have any, wala pa ako nakausap na cancer survivor. This is gonna be the first time for me. Mm-hmm. So, I don't, ang nakikita ko lang kasi yung sa movies eh. So, parang I don't know the feeling. Bakit yung iba natatakot mag-chemotherapy? Ba't sinasabi nila masakit? Mm-hmm. I just know masakit daw talaga. Pero, kasi ayoko nang tanungin yung iba eh. Lalo na yung may mga cancer. Kasi syempre, medyo offensive siya. Diba? Kasi sila masakit yung nag-undergo. But I just wanna hear yung perspective and yung experience ng mga survivors. Mm-hmm. Okay. Again, mga kapatid, no, kung meron kayong kilala na merong cancer ngayon, patatagin nyo yung loob nila and yes, walang imposible sa mundong ito. Try to be their, tawag dito, happy pill. Mm-hmm. Happy, positive vibes. Hindi ko alam mm-hmm. anong pwede mong itawag. Pero, hindi ko naman sinabing magpaka-clown ka. Pero, kung yung maging, lakas. Try to give them yung positive thoughts na kaya mo yan. Alam mo yun. Kahit you don't know what they're feeling, but malaking bagay na I feel like for them na marinig yon sa ibang tao. Kahit hindi naman sila yung nakaramdam nung sakit. Diba? Pero malaking bagay yun sa mga taong, lalo, kahit naman sa normal na sakit. Like ako, pag na-hospital ho or may sakit ako literal, lagnat,
ang dami nag-message sa akin, sana gumaling ka na, kaya mo yan, marami pa tayong gagawin, alam mo yon. So, something to look forward for pag may sakit ka na parang mamomotivate yung katawan mong lumaban, magpagaling, kasi nga, you know, may nilook forward ka eh. At ang dami pang gustong makita ka na masaya. Yes. Okay, and dahil dyan, Mamsel, meron tayong makakausap na isang cancer survivor po, si Ma'am Mabel. Ma'am Mabel, magandang hapon po from Canada. Hi! Hi, Ma'am! Hi, Miss Carrie! Hi! Miss Mabel. Hi! Like 251 here in Canada. Hi, Ma'am Mabel! Yes! Hi, Miss Maricel, Miss Shari. Hi. How are you? Yes. We're okay, madam. Opo. Kaya ba ng Tagalog? Hindi namin kami. Hindi, actually nagsabi si... pwede. Oh, magtatagalog. Oo, para ano. Pero parang ano si ma'am parang medyo hindi siya nag-aanong mag-Tagalog. Hindi, kaya namin intindi niyan. Basta haluan mo lang ng Tagalog. Kaya namin intindi niyan. Nakakapag-Tagalog naman, kaso minsan namamali yung Tagalog. Ay, so, okay lang. Mas kaya namin intindi niyan. Ang hirap kasi pag yung konti lang yung nakakausap mo ng Tagalog kasi I have a common law Canadian, so everything are English in the house, so pero kaya ko Tagalog. Kahit hindi naman po straight kay Taglish, laban po kami dyan. Wag lang daw English, ma'am. Diretso English. Baka kami talaga yung magkasakit dito. Pero you know what? My colleague from Duke of Kent, where I work, asked me to speak in English because they want to watch this episode. So, ay, sige, madam. Gusto mo maglagay na kami subtitle? Kami na lang mag-adjust. Oo, ma'am. Kaya... But I'm sure na pwede naman na mag-Tagalog. They just want to see me, you know, like how it goes. You can talk mostly in English. Yeah, you can talk mostly in English. Haluan mo lang ng konting Tagalog para yes, may ano, may guide ka. May guidelines. De, pwede naman po mag-Tagalog. Ayan. So, Ma'am Mabel, una po sa lahat, kamusta po kayo, ma'am? So far, ngayon, okay na yung pakiramdam ko as in last Wednesday. Mm-hmm. Meron akong appointment with my radiologist. Yes, ma'am. So far, yung MRI ko and CT scan is okay now. Pero parang sinasabi ko palaging joke na I have 5 years lifespan. Kasi it will gonna be 5 years na sobrang tututukan ako ng team ko ng radiologist and also my family doctor for 5 years. Tututukan nila ako ng mga appointments, check-ups, everything. Okay. So, yun. Pero, so, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead po. Ang nakaka lungkot nung nalaman ko to is hindi ko kasi ine-expect na meron akong cancer. Kasi, napaka-strong ko. I have 3 jobs. I'm studying. Mm-hmm. Tapos nagbo-volunteer pa ako minsan kung saan-saan. So parang hindi masyadong mag-sink in kaagad sa akin nung nalaman ko na meron akong stage 3 C cancer, cervical cancer. Mm-hmm. Stage 3, ma'am. Yes, and it's not it's non-surgical. Hindi na siya pwedeng tanggalin. Ma-opera, ang the only thing na if the proposal ng aking doctor is chemotherapy at saka radiology, like radiotherapy. Okay. So, ma'am, paano po nag-start na pumunta, paano po kayo napunta po sa doctor? Meron po ba kayong naging symptoms na... Alam niyo yun, ma'am, na kaya kailangan niyo pong magpatingin? So, nangyari kasi na sobrang busy sa pagmamahal mo sa pamilya, mm-hmm, kailangan mo kumita ng pera. Naiyak ako. Yes, ma'am, go ahead po.
parang hindi mo naiintindi, hindi ako magpapapapsmar. Mm-hmm. So yun yung kauna-unahan kong sasabihin sa and women out there na kailangan niyo talaga magpapapsmar. Kasi doon magche-check kung anong nangyayari na sa ovary mo and everything. So parang hindi ako nagpapapsmar, and one like 3 months na ako nagbe-bleeding, I thought na early menopausal ako kasi 47 years old na ako. Mm-hmm. So parang akala ko nagme-menopause na ako. So hindi ko siya inintindi yung pag-bleeding, hindi ko siya ininda, parang it's okay na nag every week maybe 2 days lang ako nawawalan, then meron na naman. Tapos nung December yon na I'm experiencing na ng discharging. So parang iba na yon. So it's because vacation holiday, February 3 pa ako nakapagpa-appointment sa family doctor ko kasi yun pa yung mga balikan ng mga holiday. Opo. So nung nagpa-papsmer ako dun sa family doctor ko is hindi niya na naituloy. Parang halfway niya lang ginagawa yung pap smear. Hindi niya na itinuloy. Pinapunta niya na ako sa emergency. Uh-huh. So pumunta ako ng emergency as in siguro 5 from the nurses, doctor hanggang sa specialist gynecologist. 5 tao yung nag-test sa akin, and they are so sad to tell me na it could be a cancer. Okay. So agad pinapunta, in-schedule nila ako ng biopsy and everything. So in 2 weeks, nalaman ko na yung pati yung staging niya, pati yung what kind of cancer or lahat-lahat, nalaman ko within 2 weeks. Tapos naka-schedule pa naman ako, siguro mga 1 year namin pinaghandaan ng kapatid ko and the family na uuwi kami ng Pilipinas during the time, and 12 years na akong hindi nakaka-uwi. So parang alam mo yung maiiyak ka na kasi yung feeling mo na excited kang umuwi, hindi ka pwedeng umuwi kasi ayaw ng doktor, kasi kailangan mo mag-treatment, chemotherapy and radiation therapy. Opo. Ma'am, I'm sorry ma'am ha, babalik lang po ako doon okay. Sa kaharap niyo po yung doctor and yes. Ina-announce niya sa inyo na you have stage 3 cancer. Ano yung pinakaunang pumasok sa isip niyo ma'am? Yung ano yung naramdaman niyo? Yung unang thought. Yes ma'am. Na pumasok sa isip niyo nung... My parents. Mm-hmm. Kasi 12 years ko na silang hindi nakikita. Opo. Mm-hmm. So parang... Stage 3 is something, you know, like, yeah. it's almost like, it's malapit na sa stage 4 yun, di ba? Yes, ma'am. So parang, hindi ko rin naman alam na pwedeng magamot, or, you cannot tell, the doctor also cannot tell kung pwedeng magamot ba ng panandalian, or it will gonna be a hard, hard time na gamutan. Hindi nila yun masasabi unless na yung mag-go through ka na ng therapy. Kasi dun makikita kung may changes ba sa'yo, nagagawa ang chemo and radiation. So yun. So parang nalungkot ako kasi yung parents ko. Natanong niyo po sa doctor ma'am or kasi kung ako man yan, ma'am, ha, pasensya na po. Matatanong ko talaga, Doc, ano ba to, tataningan nyo ba ako? Mm. Pero feeling ko kasi, ano, depende on how you parang accept it. Opo. Kasi kayo may po, mga opo. Taong brave na magtanong pa sa doctor na, mm-hmm. So hanggang kailan na lang ako? May iba naman na parang, kailangan merong... As in, tahimik. Mm-hmm. Meron iba nagpapasama sa someone nila na gusto nilang parang huhugutan ng lakas whatever the doctor will tell them. Sa aking case, wala naman akong naitanong sa doctor kung hanggang kailan ako. Mm-hmm. Basta yung nasa isip ko ngayon, parents ko, and I just cry. Mm-hmm. And then the doctor hugged me. My gynecologist really like give me strength.
And he told me, you're gonna be okay. You're a brave person. So you're gonna be okay. So yun lang ang, yun yung nag-ano sa akin na even the gynecologists believe na I'll be gonna be okay. So bakit hindi ako magtitiwala, diba? Mm-hmm. So alam mo, yan din ang mahirap sa doctor na responsibilidad nila na sabihin sa inyo yung yes. bad news. Mm-mm. Diba, madam? I know. Yan yung pinakamahirap na trabaho ng doctor. Mm-hmm. Oo. Pero yung sa case ko kasi, parang hindi ko na feel na mamamatay na ako in the future, parang ganun. Parang ang feeling ko is yung kung paano ako lalaban. Mm. Yun ang nasa isip ko eh. Kasi kahit yung pag-aaral ko, hindi ko i-give up. I try my best na makontak ko yung college. I'm studying in George Brown College. Kinontak ko talaga yung mga coordinator namin para mabigyan ako ng accommodation, para maka-exam or late man yung aking mga assignments, para maipagpatuloy ko lang yung semester para matapos yung semester na yun. At least hindi ako mag-withdraw sa aking course. So, I'm so thankful na they are very helpful, especially yung mga anak-anakan ko sa school kasi ako yung pinakamatanda sa kanila. All mga 20s, 24 ang aking mga kaklase. So, sila yung nagtumulong talaga sa akin para magpatuloy sa aking pag-aaral. Yun ang naisip ko rin eh, yung mga paano ko matatapos ang pag-aaral ko, gusto ko pang makita ang parents ko. So, that give me strength para lumaban. Kasi super hirap kung malalaman nyo lang kung paano ang chemo, ang radiation therapy, lalo na yung pinaka-last na therapy that was so-called brachytherapy. Apo. I was in bed for 3 days na ulo mo lang, yung half body mo lang yung kumikibo. Kasi merong machine sa loob ng ano mo, ng cervix mo. May machine na nakalagay, hindi ka pwedeng kumibo, hindi ka pwedeng umihi, you have the catheter, hindi ka pwedeng kumain ng so much kasi kailangan i-control mo yung bowel movements mo. Alam mo yung parang ang hirap pala pag yung doon ko naramdaman na mahirap pala ang baldado, yung alam mo yon, yung hindi makalakad, maikilos yung kalahati ng katawan mo, ganun pala ang pakiramdam. So parang yun lang ang pinakamahirap sa mga ano ko, tsaka ang chemo. Kasi yung 5 hours kang nasa chair, kasi they put you on IV, may magnesium, may cisplatin, meron pang mga kung ano-ano bags na inilalagay sa iyo. I don't know what was that. Pero 5 hours to 6 hours kang nakaupo 6 times. And then yung radiation therapy ko is 28 days. Every day kang pumupunta sa hospital. Kasi hindi ako inpatient eh. Pero grabe, sabi nga po namin ni Ma'am Maricel, first time kasi namin ma'am na mag-i-interview ng or makausap po ng cancer survivor. Yung sa case niyo, madam, sobrang hirap, sobrang hassle, sobrang sakit. Hindi talaga matatawaran yung hirap and yung patient na ginawa niyo, ma'am, dahil sa cancer. Ano po yung pumapasok na lang sa isip nyo nung time na yun, ma'am, na kailangan kong gumaling, kailangan ko to para sa pamilya ko? Kasi, nung time na yun kasi, exactly na umuwi yung kapatid ko, yung family ng kapatid ko sa Pilipinas. So, I don't have anybody here. Only yung mga pinsan ko, mga tita Weng, mga auntie ko, Kuya Junior, Ate Paz, and also my friends na sometimes they bring food to me. And most important is Justin, yung common loco. Siya talaga yung nag-shoulder ng whining, pain. Kasi every time na magki-chemotherapy ako, kailangan niya akong obserbahan. Kasi kapag nag-fever na ako ng 38 degree pataas, kailangan niya na akong i-emergency. So it happens, I think, like 2 times niya akong in-emergency.
na nagpunta kami ng, kasi 38.5 ako ng fever after the chemo. Kasi kailangan, baka daw mag-convulsion ako. It's very dangerous yung pag nag-fever ka after the chemo. So, alam mo yung puyat niya, everyday may masakit sa akin, kailangan niya rin akong damayan. So, parang siya yung nag-shoulder. And also my dog, name Iglo. Mm-hmm. Lagi niya akong, kumbaga parang at least naiiba yung mood ko kasi nandyan siyang minsan nagpapatawa sa akin yung aso or always besides me and dead, hindi niya ako pinababayaan. Parang ganun ang feeling ko. So, mm-hmm. Kumbaga parang meron ka rin paghuhugutan at meron ka rin paghuhugal. Tapos yung family ko in the Philippines, hindi pa nila alam kung bakit hindi ako makakauwi. Sinabi lang ni ate nung nandun na sila kasi ayaw nilang mabigla. Kasi yung father ko kasi nagkaroon na ng stroke. Then yung mom ko is also sakitin na rin. Ang pinakamatindi dun is yung nasa therapy ako, nasa hospital silang dalawa, yung parents ko. Kasi siguro din na-stress din sila. So parang na-hospital sila. Si papa ko natumba. Then nagputok yung ulo niya. So na-hospital sila. So parang, alam mo yung parang doon ako sabi ko sa sarili ko, God, huwag mo muna akong kunin kasi kailangan ko pang makita ang parents ko na malakas. Alam mo yun, kailangan ko pang makauwi. Opo. Para mayakap sila. Mm-hmm. Okay. And, ma'am, okay naman po at nakita nyo naman po. Si ang parents ko? Yes, ma'am. Or continuous po yung gamutan? Opo. Continuous pa din po yung gamutan, ma'am? Oo. Mga 5 years ito na talaga na tutukan ako ng doctor ko. So, 5 years ako laging laman ng hospital. So, thankful also sa hospital kasi maraming mga Pinos doon sa hospital na pinagdalahan sa akin. Sometimes nga, nagre-request ako na Filipinos ang magsaksak ng IV sa akin kasi I experienced na halos 6 beses akong, alam mo yung fishing ng IV? Hindi nila makita yung veins ko. Opo. So parang finifish nila. Tapos mamaya-maya, pwede bunuti nila. Alam mo yun, so puro pasa talaga ako nung nagkikimo ako. Ang sakit kaya nung laging isaksakin yung veins mo ng karayom. So parang minsan, I'm so thankful sa mga Pilipino staff in Sunnybrook na sila yung nag-assist sa akin. Then I'm so thankful also na Filipino yung IV nurse doon. Mm-hmm. So, yun. At saka ma'am, maganda rin na siguro mag-stay muna kayo dyan. Yes. Kasi hindi naman sa ano, pero yung quality din kasi ng gamutan, yes, dyan ma'am sa Canada, iba din eh. Yung alaga na ibibigay, kumbaga yung hospitals kasi, yung gamit, facilities na meron po ang hospital po sa Canada, di ba? Dito po kasi, mahal. Mm-hmm. At, yes. Opo, yes, sobrang mahal. So, maganda rin siguro, madam, no, nahaharap din po kayo sa family po ninyo na nawala na din iisipin. Kailangan lang talaga magpakatatag. Kaya nga, ang pinakamaganda kasi dito sa Canada is meron kaming OHIP, yung health card. Opo. Tapos, I'm so thankful na akong Sun Life critical illness. Thank you to Ma'am Eden Solis-Leyco na pinilit niya akong magkaroon ng... Kasi hindi mo alam sa sarili mo kung kailan dadating sa'yo yung ganitong bagay eh. So at least you are prepared for something. So, meron akong critical illness insurance na katulong yun sa akin kasi I don't have work for at least 4-5 months. Opo. Mm-hmm. One thing also na may insurance kami sa medication from the government. So, sobrang salamat ako na nandito ako nung nangyari to.
Kasi 10 years ako sa Israel, ako sa Hong Kong. Suddenly, dito nangyari sa Canada wherein yung gamutan is almost libre. Diba? Mm-hmm. Okay. Ma'am, actually, makakasama pa namin kayo sa ibang episode. Alam niyo yan. Pero i-anonymous kita doon, madam. Ang gusto sana namin, madam, no, actually, si ma'am yung nag-suggest ng topic about cancer survivor. Si ma'am Mabel po, yung nagsabi sa amin na, Mishari, baka gusto niyo ng topic about cancer survivor, and nandito ako. Siguro, gusto niyo, ma'am Mabel, no, na magbigay din ng lakas ng loob or payo sa mga viewers and netizens po natin na may kakilala or may kamag-anak, may family member na may cancer. Or sila mismo. Yes. Kung sino man ang may cancer. Mm-hmm. Ma'am, baka meron kayong gustong i-advise sa kanila? Palakasin nyo lang po yung loob nila, Ma'am Mabel. Kaya isinuggest ko tong topic na to is just para magbigay ako ng some, you know, like inspiration sa mga taong na may pinagdadaanan na ganito na ayaw nilang pag-usapan. For me, gusto ko siyang pag-usapan kasi the more na pinag-uusapan mo, the more na nagkakaroon sila ng you know, like strength para lumaban, di ba? Mm-hmm. You can see to someone na lumalaban, bakit ba? Parang ganun. So may cancer na kagaya ko. Ang masasabi ko lang is ang first na pinaka ano is to thank God. Kasi siya lang yung nakakaalam kung ano mangyayari sa atin, 'di ba? And then hapit sa pamilya. Mahalaga kasi sila yung nandyan para sa'yo. Anxiety. Talagang meron at merong anxiety. The thing that I did with my anxiety is I talk to people. Mm-hmm. Sasarilinin mo yan. Maaano yun eh. Mabubuo yan sa iyong ano, lalo kang parang mafe-feeling mo na you are, you know, like, mapapagdaanan to, hindi mo na kaya. Parang the more na magkakaroon ka ng anxiety. So, ang ginagawa ko, pag nagkakaroon ako ng anxiety, I call my auntie, I call my friends, I talk. So, mm-hmm. Busy din sila. I talk about it. Thing is, tag kayo, meron na, ngayon ang technology ngayon is very you know, like napakagaling na ng technology ngayon. Marami na silang mga gamot na na-develop and way para ma-lessen yung cancer. Tiwala lang. Sabi nga nila, "Oh, ganyan, hindi ko na kaya." No. You need to go and trust self and the doctors, nagpuporsige na mapagaling ka, nandyan lang sila. Alam kong marami pa rin mga researcher na nagre-research kung paano mapapagaling ang isang tao sa cancer. And I trust them. I trust my team. I trust the doctor. Be prepared. Critical illness na sinasabi ko, it will help you a lot. Sasabihin mo sa sarili mo na parang yata na year ko na to, mamatay na ako, pero hindi. Ganun, tinaningan ka na ng doktor or whatever, susuko. Kailangan mong i-enjoy. Kung binigyan ka na ng 1 year, kailangan mong i-enjoy yon. Look at me, I'm still studying although meron akong cancer. Parang sinasabi ng iba, bakit ka pa nag-i-study? Saan mo yan gagamitin kung may sakit ka na, di ba? Mm-hmm. So, hindi. It's not. Kasi
masaya eh. Masaya ako. Nag-i-study ako, nagtatrabaho ako. Masaya ako doon. I'd want to enjoy myself. Kung limang taon lang ako or 2 years lang ako dito sa mundo, I want to enjoy myself and enjoy yourself. Kahit pa siguro sabihin mo na mabigat. Mabigat talaga. Mm-hmm. Totoo lang, mabigat. Magkaroon ka na. Kasi nandiyan na yun eh. May cancer ka na eh. Hindi yun mawawala. Lalakasan mo lang ang loob mo. I'm a fighter actually. So, I'm a fighter too. Ayun. So, maganda yung ano ha, yung lahat ng sinabi ni Mamibel sa mga ito pong topic po na ito ay sinadjust po ni Mamibel para iparating sa inyo na walang imposible. Mm-hmm. Una sa lahat, manalangin tayo at lahat ng gamutan, lahat ng options, lahat ng makakabuti para sa atin, gawin natin dahil may mga tao pa tayong may mga tao pa sa paligid natin na gusto tayong makitang masaya, na gusto pa tayong mahalin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead po. Kasi masasabi na I am free right now with cancer, although it's getting better. Hindi ibig sabihin na cancer survivor, wala ka na. Cancer survivor is no matter kung anong stage ka nandun, ganun ang tawag sa amin. Kasi meron na talaga kaming cancer, you are a cancer survivor. So, para sa akin, although, alam ko na within 5 years, it could come back. Alam mo yon, yung babalik yan yung cancer sa'yo. Hindi mo masasabi na hindi siya babalik kasi nandyan na yan. So, no matter what, pa rin lumaban. Laban pa rin, laban. Kahit paano, kahit pa bumalik yan, kahit pag magaling ka na, talaga, kailangan mo lang talagang kumapit sa pamilya and to God and to the people who pray for you around you. Yun lang. Yun lang talaga ang kailangan mo para magkaroon ka ng strength. Ma'am, baka pwede mo rin bigyan din ng advice, no? Yung mga nakapaligid naman na mga tao, yung mga family, friends, na may kung anong gusto mong maipayo para sa kanila, no? Lalo na yung mahal nila sa buhay ay may cancer. Ano yung gusto niyo pong ibigay na word sa kanila, ma'am? So, para naman dun sa mga tao, like me, I have a lot of friends who pray for me. Thank you so much for that. Ang kailangan lang talaga ng isang taong may cancer is yung suporta ninyo para sa kanila na actually, kailangan ninyong i-less stress sila kasi doon nagsisimula yan din minsan. Sa yung cancer talaga, it's really like stress from something, you know. And also yung mga kabataan na women out there, yung mga kabataan, for the parents, kailangan nilang pa-vaccine. Meron na kasi ngayon na HPV vaccine. Yes, ma'am. Hear that, right? Opo, opo. Yes, ma'am. So, kailangan nilang pabaksinan yung mga anak nila while they are young kasi it will help maiwasan yung kagaya ng sa cancer ko, na cervical cancer. Kasi during my time, wala pa nun eh. Wala pang ganyan nun eh. Kasi kaka-ano lang yung HPV vaccine na yan eh. Nung panahon ko nung kabataan, wala pa niyan. So, sa ngayon, since meron na yan, kailangan pabaksinan ninyo yung mga anak nyo. For those naman sa family, kailangan matag yung isang may cancer, kailangan sa inyo, dobling tatag para makita naman nung taong may cancer na you are supporting them. Alam niyo, parang nandyan kayo palagi sa tabi niya. Happy. Don't give them so much stress. Yun lang. Kasi parang it depends on the person din kasi minsan may mga may cancer na it's moody. Alam, meron kasi mga ganun eh, yung moody, magagalitin, yung ganun kasi yung iba yung kanilang pinagdadaanan din. So, understand them.
Ayun. Talaga yung ano, hindi, mabigat kasi yun eh, masakit. Sa, kasi yung, ang nararamdaman ko na ngayon na after ng aking chemo, is numbness ng hand ko, nakakabitaw ako ng baso. Okay, dahil po sa chemo. So, dapat pasensya lang din and huwag niyong istresin yung mga kakilala niyo na may cancer. Diba? Mm-hmm. So, huwag kayong magisakit sa ulo and manalangin, pasensya, and kung maaari, intindihin natin, no, yung mga taong may karamdaman. Hindi lang cancer. Kung may nakita kayong may mga taong may pinagdadaanan, huwag na tayong mga pabigat sa buhay nila. Anyway, Mami Bel, maraming salamat po sa pag-share po ng journey niya sa amin. And isasama po namin kayo sa prayers po namin. Na sana po ay maging maayos na po, yes, ang lahat. Bumalik na po sa normal ang lahat, Mami Bel. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you, Ms. Marisol. Thank you, Ms. Shari. Ayan. I am a fan. During the time that I am, you know, like, during the time when I'm on my treatment, ang pinapanood sa radyo and you guys. I wanted sa radyo in Bar Dagulan, ma'am. Wow. Nung panahong nandyan ako nagpapagaling after my therapy, nakahiga ako kasi hindi talaga ako makakilos at alam mo yun, ang pinapanood ko, Wanted sa Radyo, Bardagulang Serye, nakakaaliw, as in. Ayun. Ma'am, maraming salamat po. Salamat po. Opo, sa pag-support kay, yes, Senator Rafi hanggang Bardagulang Serye, yes, maraming salamat po. Thank you so much. Thank you for inviting me. Yes. Thank you very much, Ma'am Mabel po from Canada, Toronto, Canada. Thank you so much. God bless you, ma'am, and get well soon po. Thank you so much to everyone and peace. Salamat po. God bless you, ma'am. Thank you very much po. And meron pa tayong isa pang makakausap. Uy po, from Toronto, Canada din. Si Ma'am Amhersha. Tama po ba? Alcontin. Hi, ma'am. Magandang hapon po. No, it's early morning. Oh, good morning, Ma'am Amhersha Alcontin from Toronto, Canada. Yeah. Ayun. Si Ma'am Amhersha actually na-i-refer sa atin ng isa nating kabarda. Mm-hmm. Kasi nga parang si Ma'am Alcontin nga daw po ay may nais i-share about po sa kanyang journey with cancer. Mm-hmm. Ma'am, una sa lahat, kamusta po? Okay lang po. So far today, okay naman. Oh, okay. So Ma'am Amhersha, una sa lahat, ma'am, tanungin na po namin kayo, ma'am, no? Kung ano po ang naging journey po natin sa cancer, sa sakit po natin na cancer, ma'am. And paano natin kinaya at kinakaya po? Yeah. Good afternoon to everyone. 2019, I was diagnosed with invasive ductal carcinoma, stage 2. And I done my treatment like almost a year, mm-hmm, sa Princess Margaret Hospital dito sa downtown of Toronto. Okay naman yung ano ko, yung what is this treatment ko dito. Medyo at first denial pa ako at the time. Opo. At the age of 44 at the time. So I am 49 right now. So 44. Mahaba-haba na rin yung ano ko, recovery ng cancer journey ko. So nung nalaman ko, well, tough talaga ako for myself. Na sabi ko talaga yan na I'm so tough kasi at that time kakarating lang ng family ko, my husband and my son dito. That was 2018 dumating sila. After 6 months, I was diagnosed. Pero so far, ang unang-unang nakaalam
ng diagnose ko at the time, yung amo ko, kasi at the time, I work as, ano pa ako at the time, nagtatrabaho pa ako as a child care, as a nanny. So, siya yung una-una kung yung amo kong babae talaga ang pinagsabihan ko. Pero, ang pinagpasalamat ko lang dito ay napunta ako sa magandang hospital. It's at Princess Margaret, which is, the Princess Margaret Hospital is the largest comprehensive cancer center here in Canada and one of the top research in the world, yung hospital nito. So, nagpapasalamat ako and I have a team there na nag-ano sa akin sa treatment ko. So, una, that was February. So, I started with my surgery. And then after that one, after 6 weeks, so yung ano ko na, yung chemo. Yes, ma'am. And then after that one, my hormonal blocker and then radiation. At the time nga, nagkaka-infected pa ako. So medyo mahirap yun na journey kasi sa in 44 years na ano ako nung nandito ako sa mundo, yun pa nasakit na, oh my God, I cannot believe to myself na makakaya ko. But I'm thankful lang kasi prayer lang talaga ang pinangahawakan ko at saka yung ano ko sa mga doctor na at least na sila kasi ang nakakaalam ng diagnose ko. So, opo. Alam nila kung paano ang treatment ko. So, doon na, kinausap ko talaga because marami yun sila kakausap sa'yo. At saka, at that time, I was alone. Hindi ko sinabi doon sa asawa ko. Kasi, bago yung treatment ko lahat, supposed to be mostly of those couples, talagang kasama nila yung husband nila, pero ako lang. Never ko talaga sinabang asawa ko at saka never ko pa sinabihan. So at that time na yun, ako lang about my surgery, about my chemo, about my hormonal blocker, about my radiation. So ako lang talaga. So wala. At the time na mag-chemo na ako, so no choice na hindi ko sabihin sa kanila kasi hindi na ako pwede mag-work. So at the time, ano na ako, parang, ano na yung isip ko, they must be know about it. So, yun, bago ako nag-chemo, minitting ko sila, anak ko, my son is 25, now he is 25 years old, so at that time, mga 20 pa siya. So, minitting ko sila. Opo. Na ganito, may, kasi ang alam nila, surgery lang ng cyst. Yun lang ang sinabi ko sa kanila. It's not cancer. So noon, kinausap ko silang dalawa na ganito, may cancer ako. So, wala naman akong narinig na mga ano. So yung asawa ko sabi naman, no, anong sabi ng doktor? So sabi ko na, ganito, magagamot ako, treatment ganito. O sige, sabi niya, o di gagaling ka kasi magti-treatment pa pala. So, parang naano din ako. So, yun nun, tuloy-tuloy lang. Chemo, I have 8 cycle chemo. Yes, ma'am. And 25 cycle of, ano din, everyday yung radiation ko. So, medyo mas okay ako ng radiation kasi sa bagay, medyo yung chemo kasi doon ka talaga tired, very tired din ang radiation pero parang yung chemo talaga ang parang, Diyos ko, lupay, as in lupay-pay ako. The big thing lang na hindi ako nagsusuka. Opo. Maganda pa rin ang kain ko. Opo. Ang ano lang talaga is yung side effect niya is tingling. Lahat yung leg ko, ang leg lang talaga ang very yung sa bone ko, yung I don't know, hindi ko ma-explain yung sakit ng buto sa ilalim ng
legs ko. Parang mamamatay na ata ako at the time, but iba talaga ang chemotherapy. Super. Ayun yung sinasabi nila, ma'am, na parang hinihigop yung lakas niyo, ma'am. Ay, oo. Opo. There may exact time siya na para akong iwan ko, hindi ko. Pagdating niya ng asawa ko, mga, kasi pang umaga, pang araw pa sila ng trabaho, mga 6 o'clock ng opo paggabi. Wala na yan. Umiiyak na ako niyan. Umiiyak na ako na hindi ko ma-explain akit ng yung leg ko lang talaga. Tapos yung anak ko, ang pinagawa ko, pinapapaganon ko yun. Pinapara lang matahan yung sakit. Hanggang makatulog ako. Umiiyak ako niyan hanggang makatulog ako na mawawala yung sakit ng leg ko sa ilalim talaga ng bone. So, nawala din naman yun kasi every 2 weeks before the other chemo, every 2 weeks kasi yung chemo ko. So, pupunta ka na naman ng doctor to have your blood works, to get your medication, to get all those things na bago mag-chemo, iinumin mo. So, iti-check ka din naman nila yan. So, ang nakaganda lang talaga dito sa Canada is like, wala kang iisipin na kahit nga may cancer ka na, wala kang iisipin na like, you know, your medical expenses. Because dito, libre. Lahat. Libre, lahat. Even my monthly medication, may nag-medication ako ngayon sa awa ng Diyos. Kasi may benefits insurance naman yung asawa ko sa trabaho nila. So, coverage siya. So, every month, kumukuha lang ko sa pharmacy or di gana ano yan or ano ba i-deliver nila, libre yun. So, yun lang ang kinaganda dito. So, parang less stress din. So, ganun. So, parang wala ka nang iintindihin sa araw-araw na, ay, pagka next, after 2 weeks na, ay, magkikemo na naman, saan na naman ang pera. Kasi, di naman mura yun, alam natin, di ba? At saka yung, ako din talaga, during my journey of my cancer, nag-iingat din ako number one doon sa pagkain. So, doon sa pagkain talaga, grabe din ako. It's like, nung time ng, during my treatment, kasi siyempre gamot yun pumapasok sa katawan ko. So, all ng mga ano natin, parts sa katawan natin, kailangan yun ng healing process. So, isa rin, ang pagkain. So, doon din ako, nag-focus din ako ng pagkain na kailangan ko i-less. So, no more. Di na ako nagpo-pork. Di na ako nag-beef. Red meat yun. Iniiwasan ko yung mga oily food, mga fast food yun. Iniiwasan ko na talaga. Yeah. At that time, umorder yan ako ng mga ano, yung mga sprout. Like the, number one kasi maganda daw yung ano, broccoli sprout. Yun ang ginagawa ko minsan salad. I'm not usually eating too much salad din kasi hindi natin alam yung mga chemicals sa mga vegetable. So, minsan lang. Kumakain din naman ako ng salad, pero minsan lang, not really like everyday. Siguro mga once a week, ganun, kumakain ako. More on isda, tapos chicken, pero breast. Pero minsan kumakain din ako ng ibang part ng chicken. Yun din, isa din na inaano ko sa journey ko. Dasal. Anyway, prayerful din naman ako, pero nung nagkasakit talaga, the more na naging madasalin ako, tapos, I always pray daily rosary. Yes, ma'am. Ganun lang naman, para i-ready ko na
yung ano ko, yung self ko na whatever na mangyari sa akin. Kasi parang ang dami ko kasi muntik na ako maano ng into depression, mga anxiety ko, ang dami kasi. Okay, opo. Eh, kasi ma'am, syempre rin yung sakit niyo, madam, hindi rin naman po biro yan. Kaya talagang dadaan at dadaan ka talaga, ma'am, sa anxiety, mm-hmm. gustuhin niyo man po o hindi. Pero ma'am, Hersha, no? Meron po ba kayong gustong ibigay na word or advice o pagpapalakas ng loob para sa mga viewers and listeners po natin na may parehas din po ng pinagdaanan sa inyo, ma'am? Oh, okay, ang ma-advise ko lang sa mga taong na magkaroon ng ganitong sakit, pag may mararamdaman kayo, go to your family doctors. Yan lang talaga. Huwag nyo nang patagalin. Kasi mas maganda kasi madidetect nila at the early stage. Yun ang maganda talaga. Seek help. Tapos, actually, during my journey din, I have one cousin who's been very supportive to me. Siya lang talaga, kasi dito, all of my friends are busy during the day kung gusto ko ng kausap. So, umaga dito sa Pilipinas, siyempre yung mga kaibigan ko busy, nagtatrabaho, wala akong matawagan, wala akong makausap, gusto ko ng kausap. Yung cousin ko, dyan sa Cebu City, Philippines, siya everyday kami nagkakausap. Ganun lang, kung yung mga iba kong friends, if they have time, ayan, magkikwentuhan, ganun lang din naman eh. Share kung ano nararamdaman mo, ganun lang, huwag mahiya. At first, actually, denial talaga ako about my illness kasi feeling ko parang, kasi ang ibang tao kasi pag maririnig na cancer, ay sabihin na, ay mamamatay na yan. Mm-hmm. But no, ang cancer, sabi pa ng doctor ko, it's not curable but it's treatable. Mm-hmm. So, yeah, lakas ng loob. Ako, I never believed na hanggang maabot ko pa ang ganitong magpa 5 years na ako, and next year hopefully sana I'm gonna end up my medication kasi 5 years, so after that one I don't know kasi next year I have my ang nakaganda lang dito, like every year After ng treatment ko sa Princess Margaret, so there is the one hospital that can take care of me. So i-recommend ako nila doon na sila yung mag-take care sa akin yearly, whatever concerned. So sa kanila ako tutawag or to my family doctor. Yun lang. Kunting ano lang na mararamdaman ko, kakaiba na mararamdaman ko sa katawan ko. So, punta agad ng doctor. So, ganyan. Blood works agad. So, ganun lang. Kailangan mo talaga na yung wag mo nang palalain. At saka, prayers lang. At saka, support. Yeah, support ng family mo, mga kaibigan mo na at least ma-feel mo na they're there for you. Ayun. Ganun. So, mga kapatid and Ma'am Hersha, una sa lahat, maraming salamat. And masaya po kami na kahit papaano, madam, ay na-surpass po natin, nalampasan po natin yung ating powers ng prayers and syempre sa support na meron po kayo. Maraming salamat, ma'am, and sana po makita po namin kayo. We hope to see you soon po, Ma'am Hersha, pag nakagawi po kayo ng Manila, ma'am. God bless you po, ma'am. Yeah, God bless you din po. Salamat po. Thank you po. Thank you very much po si Ma'am Hersha Alcontin sa pag-share po ng inyong journey
with the cancer sa amin. And sa lahat po ng mga viewers natin and listeners na meron pong pinagdadaanan ngayon, nananalangin po kami na sana po ay gumaling na po, maging tuloy-tuloy po ang paggaling niyo po at yes, wala pong imposible sa panalangin. So thank you very much again mga kapatid and kita-kits po. Ako po si Shari Roman. Good afternoon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol, bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bar de Gulanser.